Nais natin batiin lahat ng ating mga taga-subaybay, yung po mga suki po natin na mga taga-panood, follower po natin sa YouTube, sa Facebook, at lahat po ng ating mga kapatid na nakatutok ngayon, binabati po namin kayo ng magandang gabi at kapayapaan po nawa ang sumaating lahat. At katulad po na inyo nakikita mga kapatid at napag-usapan nung nakaraang gabi, na ngayon po ay magkakaroon po tayo ng sharing. Ito ay paliwanagan sa pagitan po ng Seventh-day Adventist Church at ng ang dating daan o MCGI sa katauhan po ni Brother Efren Demisa. At yung sa panig naman ng Seventh-day Adventist ay si Brother Richard Tumson. So, ayan, para po tayo makapagsabay-sabay na mapanood ay let's share mga kapatid sa inyong mga kaibigan, mga relatives na mahilig sa mga usaping katulad nito, ay tulungan po natin na may share ito at nang tayo po ay mas marami ang makinabang po sa atin. At doon po sa mga ano po natin, sa mga bago pa lang nakapanood nito, at kung inyo na po naman magustuhan, makatulong ito sa inyo, ay pwede po nyong i-subscribe ang ating YouTube channel at paki-follow naman yung ating page para naman sa mga susunod pong broadcast natin ay inyo po uling matunghayan. Yan o ay kung kayo po ay nakinabang. So ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ay nais mo muna nating bigyan ng panahon para bumati ang ating dalawang kasama, si Brother Richard, Brother Efren. Unahin po muna natin si Brother Efren para bumati sa atin ang maiksian lang. Brother Efren, bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalo-lalo na kayo dyan sa pag-aralan nating ministry at sa mga lahat na nanonood. At magandang gabi rin kay Mr. Thompson, at sana maging fruitful itong ating discussion ngayong araw nito. Salamat po. Thank you, Brother Richard. Yan, bumabati rin po ako sa lahat ng ating mga taga-subaybay, at ganoon din po ang aking hinahangad kay Mr. Efren Demesa. Kung yan man ang tunay niyang pangalan o hindi, wala na akong pakialam. Basta ang aming paksang pag-uusapan ay dapat doon lang kami tutuon din, at wala lang personalan. Ano po? So, maging maka-Diyos, maginoo ang ating magiging usapan, Mr. Demesa. Ha? So, at sa atin pong mga taga-subaybay, pareho nyo kami ipag-pray at kayo pong bahalang magtimbang-timbang sa amin pong paksang mapag-uusapan. Muli, maraming salamat. At Brother Johnson, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na dito idao sa programang pag-aralan natin ang matatawag ba natin debate o sharing, dialogue, kung ano man ito. Sige po. Maraming salamat, Brother Johnson, sa pagkakataon. Thank you, Brother Richard. So, yan ho, mga kapatid, para tayo makapagsimula na kagad ay tuloy-tuloy na po tayo. At siyempre, katulad na ating nakaugalian sa ating programa, hindi tayo nagsisimula nang wala pong gagawing paglapit sa Panginoon, para i-guide po rin po tayo na kahit na ito po ay pag-uusap na magkabilang panig, pero alam po natin na pagkikinabangin ito ng mga bukas ang isip na nagsusuri. So ilapit natin sa ating Panginoon ang ating pong pro-program ngayong gabi. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, kami po sa oras na ito, Panginoon, ay muling nagtatagubilin sa inyo. Gabayan niyo po kami. Ituro po sa amin ang mga bagay na dapat po naming salitain. Pagpalain po ang aming pong programa. At lahat ng mga magsusuri nawa ay makinabang at may makita po nila ang liwanag sa pag-uusap na ito. Kayo po ang mahayag sa aming kalagitnaan at hindi ang aming mga sarili. Ito po na ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So ito po, mga kapatid at mga kaibigan, uli ang ating pag-uusap po ngayon. Ayan, ang nakalagay po sa ating advertisement kanina. At yung pong alituntunin ay as usual ho, pero ganun pa man, ipakita pa rin po natin. 15 minutes na presentation ng affirmative, tatanungin ng 10 minutes, pagkatapos ay magpresent naman yung negative sa loob ng 15 minutes din, at tatanungin din siya ng affirmative ng 10 minutes. Tapos babalik na tatayo ulit yung affirmative, yan ay si Brother Richard,
At ang magtatanong sa kanya ay si Brother Efren. Tapos sa tayo ng panghuli si Brother Efren. Tatanungin ulit siya ni Brother Richard. At pagkatapos po ay 5 minutes na conclusion. Ayan, siyempre si Brother Richard una tatayo at 5 minutes naman si Brother Efren. Wala na akong tanungan dyan mga kapatid. So titingnan natin kung maaga tayong matatapos at mag-accept tayo ng tanong sa audience. Kung wala naman, hanggang doon lang po. Sakto lang po ito sa oras malamang. So ayan po, tatakbo po ang ating pag-uusap mga kapatid sa pamagitan po ng rules na ating pong na-announce. At muli ay nakikita po ninyo yung oras sa inyong, makikita po ninyo dyan sa inyong screen, yung time, 15 minutes, tapos 10 minutes na paglilinaw sa pamamagitan ng tanong. Ako po naman ay tatayo at pipilitin po natin na maging neutral para po sa ikabubuti at sa ikaliliwanag ng lahat at ikaayos na po ng pag-uusap. So, ayan. At ang una, siyempre, na tatayo ay walang iba kundi si Brother Richard Thompson. Magbibigay ako ng warning pagka 5 minutes. Siguro 10 minutes, 5 minutes, saka 2 minutes. Magbibigay ako ng warning. Ayan. Pakianinuhan. Pakinggan nyo lang. Kasi dalawang beses ko lang yun o ulitin. 10 minutes, 5 minutes, saka 2 minutes. Doon sa cross examination, ay pagka 2 minutes na lang, ay magbibigay din po ako ng warning. Okay, Brother Richard, ready na po. Ready ka na? Ready po. Brother Efren, pagka si Brother Richard di pa tapos, ay pupuwiin mo munang i-mute yung audio para kung meron mang ingay diyan ay hindi pumasok sa ano. I-unmute lang natin. Apo, i-mute mo lang para kung sakaling meron kang kausap diyan or merong batang magsalita ay hindi pumasok sa record. Thank you. Okay, Brother Richard, ready? Ready. Okay, time, start now. Muli po ako nagpapasalamat. Una sa Panginoon na tayo po'y binigyan ng panahon, pagkakataon na makapag-aaral ng kanyang banal na salita. At this time ay meron po tayong kadialog si Mr. Efren de Mesa. Ang atin pong patutunayang paksa, patutunayan po na dapat sundin ng mga hintil na mananampalataya ang 10 utos ng Diyos. Okay, so doon po ang focus natin, 10 utos. Dapat bang sundin o hindi? Of course, ako ang affirmative, kaya patutunayan ko to. So paano ko po patutunayan? Una, sinasabi po ng Ecclesiastes, chapter 12, o aklat ng mga ngaral, kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ang sabi po dito, sabi po ay ganito, magandang balita ang aking binabasa, mga minamahal kong kapatid. Ano po? Sabi ganito, sa kabila ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So dito pa lang po sa aking introductory verse, makikita po natin na sinasabi po dito ng talata na matakot ka sa Diyos at ano po, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tinignan ko po sa Hebrew, yung salitang utos dito ay mitzvah. Ang ibig sabihin, ito po ay may kinalaman sa mga kautusan ng Diyos. Included dito ang moral law o ang Ten Commandments. At kaya ko po sinasabi na ang 10 utos, basta mananampalataya ka, ay para sa iyo. Kasi ang sinasabi rito, ito alin daw ang katungkulan ng tao. Mr. Efren de Mesa, binasa ko rin sa Hebrew, yung taong binabanggit dito ay walang particular na lahi, Adam. So basta sinabing tao, at sigurado kang tao ka, ano ang sabi po ng banal na kasulatan? No less than ang pinakamatalinong tao na na-record sa banal na kasulatan, si Haring Solomon na nagsabi na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay katungkulan ng tao. Walang lahi na pinag-uusapan. Basta tao, kailangan ano?
tungkulin niya ang sumunod sa utos ng Diyos. Ha? O ngayon, baka sabihin natin, eh, Brother Richard, may kinalaman ba sa ano yan? May kinalaman ba sa 10 utos siyang utos dyan? Abay, meron po. Malaki ang kinalaman. Bakit po? Okay? So, kung ating nga papansinin, meron po akong ano rito, meron po akong Septuagint, Mr. Efren de Mesa, ano ho? Meron akong Septuagint. Ang ibig sabihin ng Septuagint, malamang alam nyo naman, ito yung Hebrew Bible na tinanslate sa Greek. Ano po? O, babasahin ko po yung Ecclesiastes chapter 12, okay? Verse 13, dito po mismo sa pagkasalin niya sa Greek sa Old Testament. Ah, Brother Mr. Efren de Mesa, ang sabi dito ay ganito. Telos, logu, totan, akowe, tonteon, pobo, kaitas, entolas. Entolas, ano po? Oh, sa ibang katawan, tinatawag itong entole. Ha? Sa ito, entolas o entole. Oto, olase, oti, toto, pas, anthropos. So, ito po, ang binabanggit ng kautusan dito ay sinasabi po dito Septuagint na entolas o entole. Na kung atin naman pong papansinin, oh, mga kapatid, itong entole na ito sa New Testament, mga kapatid, kaya sinasabi ko, ano po, sinasabi ko na malaki ang kaugnayan nito, itong entole na ito, sa pong utos, kasi kung atin pong papansinin, pupunta po tayo, ano po, pupunta tayo sa Matthew chapter 19, okay? Nang may isang mayamang binata na nagtanong sa ating Jesucristo. Matthew chapter 19, simulan po natin sa talatang 16. Patuloy. Ang sabi po dito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Okay? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. 10 minutes. Mr. de Mesa. Ten Mr. minutes. De Mesa, ang mga utos na binabanggit dito sa Greek, entole. Ha? Entole. Okay? Oh. Ano ang sabi? Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sabi ng Jesucristo, sundin mo mga utos. Nagtanong yung binata, alin sa mga yon? Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So bakit ko kinukonnect dito, Mr. de Mesa? Kasi gusto kong sabihin uli sa iyo at ipaalala, dahil ikaw naman ang kausap ko, para maintindihan mo maigi yung aking presentation, ang sabi po doon sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13, na ano? Ang pagsunod sa entole, sa kautusan ng Diyos ay ano? Buong katungkulan ng tao. At uulitin ko po, bakit palusot mo? Eh, yung ginamit mo, Mr. Thompson, doon sa Mateo 19, Hudyo yung kausap doon. Tama, Hudyo yung kausap. Pero ano yung utos na pinag-uusapan? Entole. At binigyan ng sample ng Jesucristo kung ano yung entole na kautusan. Yun ay walang iba. Makita natin, kinote ng ating Jesucristo alin, ang ilan sa 10 utos na makikita ang kautusan 10 utos at sinummarize niya na yung pag-ibig na yon ay ano po, o yung utos na yon ay tinatawag din sa ibang katawagan na pag-ibig sa kapwa. Matatagpuan niya, Mr. de Mesa, sa Leviticus 19, 17 at 18. O ngayon, ibabalik ko ulit. Ano po? Kaya ko pinatutunayan at kaya ko naniniwala na ang 10 utos ay dapat sundin ng mga mananampalataya sapagkat hindi partikular na lahi ang pinatutungkulan na dapat lang sumunod sa entole o sa kautusan ng Diyos. Ha? At uulitin nga po natin, ano? Ang katungkulan ng tao sa Hebrew Adam at binasa ko po sa isa Greek sa Septuagint ay anthropos. So ibig sabihin, so basta tao ka, sigurado kang tao ka at wala kang pagdududa sa sarili mo na tao ka, ay katungkulan mo na sundin ang utos ng Diyos
Hudyo ka man o kung ano man ang iyong lahi, basta tao ka. Ha? So, yun po ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ulitin ko, kung ito'y sa mga Hudyo lang at hindi ito para sa lahat ng mananampalataya, regardless kung anong lahi, edi sana ginawang partikular ni Haring Solomon na katungkulan ng mga Hudyo lang, ha? Hindi dapat sumunod yung mga hintil dito, ha? Hindi nila dapat sundin itong entole o utos ng Diyos, ha? Hudyo lang, tayo lang ang susunod. Walang ganon. Walang ganon. Ang ginamit ng salita, ulitin ko po, generic anthropos. Okay? Sa Hebrew ay Adam. Sa Septuagint ay anthropos. Na pumapatungkol, Mr. De Mesa, pumapatungkol, ulitin ko, sa lahat ng so, dyan pa lang ay akin pong masasabi na talagang ang 10 utos ay dapat sundin hindi lang ng mga Hudyo, kundi lahat ng mga mananampalataya. Basta mananampalataya ay katungkulan mo, sabi ng Biblia, na sundin ang utos ng Diyos. Kung ating pag-uusapan, bakit nga ba, ating papansinin, bakit nga ba dapat sundin ang utos ng Diyos? Ano bang meron ito? Aayawan mo ba ang kautusan na may ganitong nature o kalikasan? Yung likas ng kautusan, Mr. De Mesa at mga tagapanood, taga-subaybay, ay sinasabi po, ano po, sakdal, dalisay, palibasa po ang kautusan ng Diyos ay nagre-reflect sa kanyang karakter. Oh? Kaya hindi nakapagtataka ng kautusan ng Diyos ay no? Sakdal, mabuti, banal, dalisay. Kaya ang sabi nga po dito sa awit 19, pansinin po, kaya bakit dapat talagang sundin ng tao ang 10 utos ng Diyos, ha? Kung kautusan ng Diyos. Awit 19, mga talatang 7 at 8. Ano po ang sinasabi dito? Ito po ang sinasabi ng talata. Batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. 5 minutes. Sige lang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa paya ng isipan. Tinignan na ho. Kautusan ni Yahweh, at ito, Mr. Dimensa, dalawa lang ginagamit dyan halos sa Hebrew, kung hindi Mitzvah Torah. Alin ang gamitin mo dyan? Kasama dyan ang 10 utos. Ha? Gusto ko lang ipaalam sa iyan. Ulitin ko ang sabi dito. Ang tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, magbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Kaya, kung ikaw ay matinong tao, ha? Ano ang sabi? Yung kautusan, tuntunin ni Yahweh, ano? Magbibigay ng talino sa payak na isipan. Kaya kung gusto mong tumalino, Sir De Mesa, ay dapat ready kang sunodin ang tuntunin at kautusan ni Yahweh. Verse 8, ang utos ni Yahweh ay makatwiran. May na naman ano po? Ang utos ni Yahweh makatwiran. Hindi lang makatwiran ito sa Hudyo. Ha? Hindi sa lahat ng tao talagang makatwiran ito. Hindi. Ang utos ni Yahweh makatwiran. Ito'y nagpapasya ng puso at kalooban. Ang tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng wastong pangunawa. Mr. Reverend De Mesa, kung gusto mo ng wastong pangunawa, ay huwag mong tatanggihan ang kautusan ni Yahweh. Ha? Kasi anong sabi, ulitin ko po, ang utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya sa puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Ngayon mo, tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Kaya itong mga katangian ng ano po, katangian ng kautusan ng Diyos. Oh, at damay dito, Mr. De Mesa, ang 10 utos, ay makikita natin kung talagang tayo po'y gusto na mapunta sa tamang unawa, kung gusto natin na tayo po ay maging matalino, ay dapat ano? Dapat sundin natin. Sundin natin, alin? Ang kautusan ni Yahweh. At imposible, posible mo namang sundin ito, kung una pa man, hindi ka mananampalataya, kung wala kang pananampalataya. Ha? Kaya sinusundan ko po yung
yung pamagat ng ating tema. Patutunayan ko na ang 10 utos na ng Diyos ay dapat sundin ng mga mananampalataya kahit pa siya'y hintil. Ano po? So ayan. So, Mr. Ademesa, yung sinasabi diyang converting the soul sa English, yung binabanggit diyan ay nepesh. Okay, nepesh sa Hebrew. 2 minutes. 2 minutes. Apa. 2 minutes, okay. Nang ibig sabihin, Mr. Ademesa, ay tao yun. Ha? Tao yun. So walang particular na lahi na namang pinag-uusapan dito. Basta tao ka, ha? Basta tao ka, ay magiging pakinabang sa iyo, alin? Magiging pakinabang sa iyo ang kautosan ni Yahweh. Tamakin mo, ulitin ko po, ha? Itatama ang iyong isipan at itatama ang iyong pangunawa. So, bakit natin tatanggihan ang isang kautosan na magbibigay sa atin ng ano po? Magbibigay sa atin ng katalinuhan. Bakit natin tatanggihan ang isang kautosan na sakdal? Oh, mamaya, idadagdag ko yan sa aking presentation. Bakit mo tatanggihan ang kautosan na 2 beses binanggit sa Roma 7:12? Kaya nga ang kautosan ay banal, banal, mabuti, at matuwid. So anong meron sa ganung kautosan sukat na ayaw mong sundin? Ha? Kung gusto mong maging matalino sa harapan ng Panginoon, ang sabi po ay dapat sundin mo ang kanyang kautosan. Ha? Pagkat itutuwid nito ang iyong kaisipan. So, dito, Brother Johnson, ilang ano pa ako? 30 seconds. 30 seconds. So, sige po. So, dito po sa mga unang na ipahayag ko, at mamaya ay at akin na lang kung muling dadagdagan, ano ho, sa aking second stand. Ay, masasabi ko, na sa unang stand ko pa lang, masasabi ko po na napatunayan ko na ang paksa na aming pinagkasunduan, napatutunayan ko na ang 10 utos ay dapat sundin ng mga mananampalataya kahit sila'y hintil, ay akin pong naitayo ayon po sa mga talata ng Biblia na aking nabanggit. Sakto. Brother Johnson. Fine. Okay, saktong-sakto. Oho. Okay, siniset ko na sa 10 minutes na cross-examination. Unmute na, Brother Efrain. Okay na? Pakicheck na yung sound. Hello? Ayan, yan. Okay. Opo, opo. Okay. Ah, reminder, ano po mga kapatid? Habang hindi pa tapos yung sagot, ay huwag mag-interrupt yung nagtatanong at patapusin din yung tanong bago sumagot. Ano po? Para malinaw sa ating mga nanonood. At sige, at ngayon ay okay na yung time dyan. Okay, ready? Time, start now. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Mr. Thompson, nabanggit niyo yung mga talata sa Ecclesiastes, Matthew, Awit. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga hintil. Kung nakatanggap sila ng 10 utos, ang tanong ko yung ganito. Ang hintil po ba ay makasalanan? Kategorik, answer po ang gusto ko. Wala tayong pinag-usapan na kung ano yung sagot na gusto mo, yun na maririnig mo, ha, Mr. Ademesa? Kategorik po din, magpaliwanag kayo. Categorically, kategorik ang question ko. Ang hintil po ba ay makasalanan? Hindi lang hintil makasalanan, lahat. Kahit hindi hintil, makasalanan. Ang hintil po ba ay may Diyos? Depende. Ano ba ibig mong sabihin ng hintil? Hintil, yung mga unang mga tao na hindi nakarinig ng turo ng ganito kasi Mr. Ademesa, gusto kong linawin sa iyo, ang hintil pwede nga yon na wala silang narinig na Diyos, pero ang hintil ay sinasabi rin na mga tao na hindi Israelita. Kaya linawin mo alin doon sa mga hintil na yon, kasi pwede silang mga hindi na kaunawa salita ng Diyos, pero hindi sila kaayon o hindi sila lahi ng Israel. Alin po doon? Hindi nga po lahi ng Israel ang hintil. Kaya nga po tinawag silang hintil. Sige. Israel. So, oo. Kahit na hintil, naniniwala sa Diyos. Bakit?
Si Abraham, hindi naman siya Israelita, pero naniwala siya sa Diyos, Mr. De Mesa. Wala pang Israelita, ha? Si Abraham, naniwala na sa Diyos. Si Enoch, si Adan, si Noah, hindi sila Israelita, pero sila ay may paniniwala sa Diyos. Mr. De Mesa. Sunod pong question. Ang mga hintil po ba ay may kautusan? Meron din. Okay. Next question. Yan po ba sa Ecclesiastes, sino pong kausap, sino pong kinakausap yan na matakot sa Diyos? Ang sinasabi, matakot ang tao sa Diyos. Tao po. Tao. Hindi lang Hudyo, tao. Next. Doon po sa Mateo 19:16, sino pong kausap ni Kristo dyan? Hudyo, pero Hudyo, tao rin yun. Hudyo, hintil. Hudyo, pero tao rin po yun. Sa awit po, 19, sino pong kausap dyan? Hudyo, pero tao ang pinag-uusapan dyan, hindi lang Hudyo. Lahat naman sa Hudyo binigay, Mr. De Mesa. Pero hindi ibig sabihin, sila lang ang dapat. So para sa inyo, yung bang Israelita at saka Gentil ay walang pagkakaiba? May pagkakaiba sa lahi, pero kung sila'y mananampalataya, wala nang pagkakaiba, Mr. De Mesa. Next. Tanong. Ito, sandali na po. Sige, yung time po, total ay consuming naman yan eh. Nag-iisip pa po ako ng tanong. Sige po. Sige lang. So, yun lang po ang tanong ko. I-wave ko na yung time ko. So, meron siyang 6 minutes na natira. I-wave niya na. Naubos na po yung kanyang time sa katanong. Meron pa siyang time, pero okay na. Sige. Oh, no problem. Okay, sisit ko lang yung 15 minutes na presentation ni Brother Efren. Hi, Brother Johnson. Pa? Sige lang, no? Ay, kasi medyo nauhawa ko. Hindi ako nakapagdala ng tubig dito. Okay. Wala ako ng tubig. Pwede bang, 2 minutes? Nasa baba po. Kasi yung tubig, okay, ha? Okay, kuha ka muna. Kuha ka muna. Total, meron namang Sige, Brother Johnson. Okay, sige. So, wala naman problema, Brother Efren. Kung halimbawa hindi mo matapos yung 15, okay lang kung i-wave mo. No problem. Okay, useless mo. Kung wala na nila sasabihin, diba po? Apo, tama. Paano yung time? Wala problema. Opo. Apo, sige, thank you. Hintayin lang natin si Brother Richard, mga kapatid, mga kaibigan. Doon sa mga sumusubaybay, mga nagko-comment ho, meron pong hindi naniniwala na member ng MCGI si Brother Efren, pero matagal ko na po itong nakaka-chat. Hindi ko na uli ba... Sorry, Brother Efren, ha? Hindi ko nababanggitin yung isang pangalan. MCGI po ako. Oo, kasi... MCGI ako. Oo, tama. Kasi napatunayan ko yan na nag-chat na tayo ng matagal na. Maayos naman yung ating mga pag-uusap. Talagang napatunayan natin po na ayun po talaga. Okay, so... Ayan, ha? Galing mismo sa bibig ni Brother Efren na siya po yung member ng MCGI. Okay, so... Ayan si Brother Richard. Brother Efren, okay na po? Sige. Okay, sige, Brother Erwin, ready time. Time start now, Brother Efren, go. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Ang topic po natin ngayong gabi, Mr. Thompson, patutunayan ko na ang dapat ding sundin ng mga hintil na mananampalata ang sampung utos. Ngayon, kaya po in-specify na hintil yan. Kasi ang hintil po, pag tayo nagbabasa ng Bible, very obvious po yan na nakasulat, ang mga hintil ay walang kautusan. At pagdating naman sa Israelita, yan po ay mga special na tao. Bigyan ko kayo example na kung bakit naging special ang Israel. Ang sabi po sa Exodo 3:15,
Exodo 3:15, sa dali lang po at medyo ano. Exodo 3:15. Wala po akong laptop eh. Sige lang. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ko sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ibig sabihin si Jacob, si Israel. Siguro naman po, alam natin yan. Kaya iyan 10 utos na ibinigay sa kanila, yan po ay tipan ng Diyos sa mga anak ni Israel. Wala pong pinagbigyan niyan kahit sa kapatid ni Jacob na si Esau, hindi po binigay ang... Ngayon po, ito pong gusto kong ipakita naman sa inyo, itong hintil, kung anong katagian ng mga hintil. Galacia 2:15. Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Ibig po sa talbing specify po dyan, makasalanang hintil. Yan po ang ano ng hintil, characteristic. Makasalanan sila. Generalize po yan. Sa Epeso naman 2:12. Epeso 2:12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa salibutan. Specify po yan, walang Diyos. Mga hintil po, walang Diyos. At sa Roma 2:14, Mr. Thompson, Roma 2:14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig po sabihin dyan, ang mga hintil po, wala talaga silang kautusan. Kung hindi yung mga sa katutubo lang pero wala nagturo sa kanila. Hindi kagaya ng mga anak ni Israel na tinuruan sila ng 10 utos. Ang mga hintil po ay wala. Diyan po ninyo makikita ang pagkakaiba, ang malaking pagkakaiba ng Israelita at ng mga hintil. At saka yung kanina sinasabi nyo na sa Mateo 19:16 patuloy. Si Kristo po, hindi rin po siya nagturo sa mga hintil. Hindi po siya nagturo. At meron pa pong isang pagkakataon na parang may gustong humingi sa kanya ng tulong para pagalingin ang yung humingi ng tulong sa kanya. Ay talagang kusakwan ay napipilitan lang siyang tulungan. At saka yan po ang utos niya. Utos niya sa mga alagad nung siya'y nangangarap. Na huwag kayong lumapit sa mga pintuan ang daan ng mga hintil.
Ibig mo sabihin talaga dyan, hindi nila tinuturuan yung mga hintil na yan. Mga ignorante po talaga ang mga hintil pagdating sa sampung utos. At yan po sampung utos. Kung pagbabatayin natin ang Bible, hindi po inutos yan sa mga hintil. Hindi po inutos yan. Pagaya niyang huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Hindi po inutos siya sa mga hintil. Huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan. Gumagawa nga po sila eh. Huwag mong yuyukuran sila. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin na anim na araw na gagawa ka. At saka ikapito ay Sabat day. Wala po silang turong ganyan. Hindi po tinuruan ng mga hintil niyan. Kaya yan sinasabi ni Mr. Thompson na tinuruan ang tao. Hindi po ganun eh. Dapat i-distinguish nyo na ang turo ay para lang sa mga anak ni Israel. Meron ka pang mahigit 6 minutes. Opo, sadali lang po. Medyo malito itong aking ano eh. Sige lang. Itong aking ginawang ano. At tututusin po yung sampung utos na yan. Yan pong sampung utos ay para lang sa mga Israelita. Kasi kung mapapansin nyo sa pagbabasa ng Bible, makaka-encounter kayo doon na mismo ang Panginoon. Siya ang mismo nag-uutos upang maghiganti. Kagaya sa bilang 31:8. Sa bilang 31:17-18-19, pinapatay po nila. Pagkalaban ng Israelita, pinapatay nila. Ngayon, paano na kung ang sampung utos ay sinusunod? Dito, na para sa lahat ng tao yan. Yan sampung utos niyan. Bakit mag-uutos ang Panginoon na patayin niya mga ibang lahi na yan? Kaya special po yan, yung sampung utos na yan eh. Para lang po yan sa mga anak ni Israel. No, 5 minutes. 5 minutes pa. Opo. At ngayon po, yung sampung utos niya na para lang sa Israel, ipinalitan po yan. Nang dumating po si Kristo, hindi po nag-utos ang si Kristo niya sampung utos. Wala. Maliban sa sinasight lang niya pa isa-isa. Yung sampung utos niyan. Kagaya po sa Hebreo. Basahin yung Hebreo. Hebreo 1:2. Ang naging tagapangaral po natin ngayon ay mga si Kristo. Hindi po yung sampung utos na yan. Hebreo 1:2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon.
at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa sa libutan. Diyan na po umikot ang bagong kautusan ng dumating si Kristo. Ano sabi ni Moises sa gawa? Na ang Panginoon ay magbibigay rin ng propeta gawa sa gawa. Gawa 3:22. Gawa 3:22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo na yung propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Si Kristo po may authority, galing rin sa Diyos. At kung titingnan po natin ang bagong tipan, Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin po, na kay Kristo ang ating na kay Kristo ang ating salvation. At diyan naman po ang 10 utos na pinakang topic natin ngayon ay hindi po itinuro kay Kristo yan. Yan lang po. Mr. Ramikan. Okay. Meron pong 1 minute and 44 seconds nang siya ay mag-stop. Okay. Sige. Set ko lang yung time para sa 10 minutes. Ayan po mga kapatid at mga taga-subaybay, nasa time na po tayo na magtatanong yung affirmative. Si Brother Richard magbibigay siya ng mga clarification, question sa ating kaibigan at kapatid, Brother Efren Dimisa ng Ang Dating Daan or MCGI. So muli ay okay na Brother Erwin yung time. Brother Richard, paki-check nga yung sound. Mm-hmm. Okay, sige, sige. Okay, time start now. Go. Brother Efren, Mr. Efren, ang sabi nyo, ang 10 utos ay para lang sa mga Israelita. Matanong ko kayo, yung mga taga-Epeso ba, Hintil ba yan o Israelita? Epeso po, Hintil. Hintil, oh. Sabi mo, ang 10 utos para lang sa mga Israelita. So na, pumayag ka na ang mga taga-Epeso Hintil. Eh bakit po sabi sa Epeso sa Isdos, ganito, Mr. Dimesa, Epeso at sa Isdos, ang sabi diyan, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Eh bakit iniutos ni Pablo? Kung para lang sa Hudyo, ang 10 utos, bakit inutos sa mga mananampalatayang Hintil na igalang ang magulang? Nandun yung 10 utos. Mr. Dimesa, pakisagot po. Yung tanong po, inahanap po yung Epeso. Epeso sa Isdos. Kasi hindi ko po makita agad eh, dito sa aking Epeso sa Isdos. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may... Ano pong question uli niya? Ang question, ang tanong ko po, sabi nyo kanina, pumayag na kayo ng mga taga-Epeso, hindi Hudyo, Hintil. Ang sabi nyo, ang 10 utos, pang Hintil lang. Eh bakit iniutos ni Apostol Pablo ang isa sa 10 utos sa mga mananampalatayang Hintil? Sabi mo, pang Hudyo lang. Eh bakit yung mga taga-Epeso, umamin ka na Hintil yan? Bakit inutosan ng 10 utos kung pang Hudyo lang ang 10 utos? Sagot, Mr. Dimesa. Sa 12 nga po, wala silang Diyos eh. Ah, Mr. Dimesa, umamin ka na ng Epeso, ang mga taga-Epeso ay Hintil.
O nga po, wala sila Diyos. Oh, pero bakit inutusan na igalang ang magulang? Sagot. Bakit inutusan ang mga bakit inutusan sila? Bakit iniutos sa kanila na igalang ang mga magulang ay nasa sampung utos yan? Yan ang tanong niya. Eh hindi naman. Ibig ko pong ito bang kasi ang nangyayari ngayon. Mamaya ka magtanong, Mr. Efren de Mesa. Mamaya, ako nagtatanong. Pakisagot lang daw. Kung hintil, ang taga-Epeso, sabi mo oo. Eh ngayon, sabi ko, bakit yung mga taga-Epesong hintil, sinabi ni Pablo sa mga anak, igalang ang magulang. Eh nasa sampung utos yan. Kung pang-Israelita lang ang sampung utos, bakit iniutos sa mga hintil na taga-Epeso? Sagot. Ay wala nga silang kautusan. Ang mga hintil nga sila, wala silang kautusan. Oh, eh sabi mo pang Hudyo lang ang sampung utos. Eh bakit itong mga taga-Epeso, umamin ka na hintil, bakit inutusan kung hindi para sa kanilang sampung utos? May sagot po kayo o pwede naman mag-pass kung wala kayong sagot? Oh, next question po, next question. Oh, next question. Ah, sige, okay. Pass. Mr. Efren, matanong kita. Ano ba pagka, sa'yo ba, sa definition ng Hebrew, wag yung sa'yo, definition ng Hebrew at Greek, ano bang ibig sabihin ng Gentile? Sa Hebrew at Greek? Wala po malagyan pagdating wala, sa Hebrew. Sige. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ay sila'y hindi kabilang sa lahi ni Israel. Yan ang mga hintil, ha? Isa yan sa definition niya. Matanong ko po. So ang sampung utos ay hindi para sa mga hintil at hindi dapat tuparin ang mga hintil. Eh bakit sa Isaiah chapter 56 verse 2 and verse 6, Mr. Efren, na kahit tagaiban lupa, ha? Pag tagaiban lupa, talagang hindi yan mga Israelita, mga hintil yan. Pero nais maglingkod sa Diyos, ipapangilin yung kanyang Sabat. Bakit kahit tagaiban lupa ay pwedeng ipangilin ang araw ng Sabat kung para lang ito sa mga Israelita? Ano pong ano yan? Anong talata? Isaiah. Ah, wag niyo na pong basahin kasi sagutin niyo na lang kasi maubos yung oras. Pakisagot na lang. Kasi po ayo pong binabanggit ng mga taga-ibang lupa diyan. Yan po yung mga nakipamayan. Oh, pero yung hintil yan mga Israel. Yan po ay under na ng Israelite mga batas. Teka lang, patapos muna. Patapos muna, Brother Jack. Sige. Sige. Tapos na. Sila, yan pong mga binabanggit dyan na taga-ibang lupa, yan po ay mga nakipamayan, ibig sabihin ay tumitira na sila sa loob ng Israelite community. Yan po ay mga tinuli na sumusunod na po sila sa mga batas ng Israelita. Okay, next question. So Mr. Dinesa, aminado ka na kahit hindi Hudyo, katutubo, Israelita, pwedeng sumunod? Pakipamayan na po yan. Hindi naman. Paisa-isa lang yan. Paisa-isa sinasabi sa'yo. Saan mo nabasa ang paisa-isa? Yan yung mga binili. Sinasabi sa'yo binili yan? Sinasabi sa'yo yung mga binili yan? Binili po yung mga taga-iba lupa na binibila. Minsan, mga Hebrew, binibili nila. Oh, so, binili yan o hindi? Ang hintil, hindi Israelita. Sabi mo, hindi pwede sa hintil. Bakit pwede naman pala sa hintil kahit hindi Israelita? Yan po ay kung tawagin, yung pinapaliwanag ko sa inyo na sila ay mga pag-hindi na samsam, binili, na nakikitiran na sa loob ng... Kasi yan pong Israelita, kaya nga po sila ay merong yan po ay may kampamento . Ang mga nakatira lang na po sa loob doon, mga Israelita. So, Mr. Efren, mga Gentiles, in general, ang Gentiles ay wala dyan. Hindi sila nakapasok doon sa... Mr. Efren, patapusin nyo muna ako na explanation. Yan po ay mga... Po pag sinabi po mga Gentiles, yan po ay mga nasa labas. Taga-ibang yan. Hindi po sila nasa loob. Kaninong definition mo nakuha yung nasa labas yung Gentiles? Nasa loob, hindi na Gentiles. Nakipamayan nga sila, nakikipamayan. So, nang nakipamayan na sila, Israelita na sila o hintil pa rin sila sa katutubo? Ano na sila? Considered Israelites na sila.
Oh, hindi bang sabihin, Mr. Efren ha, pag ikaw ba naging American citizen, hindi ka na Pilipino? Eh, inaano nyo ng mga Estelma ganyan? Parehas lang po yan. Nung unang panahon po, hindi ganyan, maliban lang, halimbawa, may mga batas sila, nakagaya nung after 7 years, pwede ka nang lumabas. Pero in general po, kaya nga walang kautusan ang mga Gentiles eh. Kasi ang sinasabi nyo, pinapalagay nyo yung mga tao lahat nung una, ay tinuruan ng kautusan. Hindi po totoo yun. Wala pong ganun. Kaya nga binasahan ko kayo ng mga talata na walang kautusan, walang Diyos, makasalanang hintil. Yan po ang karakteristik ng mga Gentiles. Question. Sige. So, Mr. Dimesa, saan mo nakita pag nasa loob na yung isang hintil, nasa loob na ng mga Israelita, hindi na sila hintil sa katutubo? Eh, tinutuli po sila eh. Kailangan tuliin sila. So, pag tuli na sila, hudyo na rin ang dugo nila, ang lahi nila? Yung nagiging Israel, kasi pwede na silang magsabat. Lahat ng gawain ng Israelita, pwede na silang gawin. So sa makatwid, kahit pala manatili ang iyong katutubo na hintil, pwede ka pala sumunod sa utos ng Diyos kahit hintil ka pa by nature. Tama, mali? Yan nga po yung mga special cases. Yan, dinasabi ko mas yung binili. Pag bumili po ang mga Israelita, katulad yung mga alila nila, pinapasok nila sa area nila, sa pinakang ano nila. Kaya sila po ay kung hindi kayo pwedeng pumasok ro nang hindi kayo parang nabago ang inyong ang nationality, sabi niyo nga. Binabago po yung mga ginagamit yung mga reasoning na taga-ibang lupa. Tingnan niyo yung mga taga-ibang lupa diyan palagi may nakadikit na nakikipamayan. Okay, next lahat question. Po ng ganun. Wala kayong word na nakikita na walang nakikipamayan. Ibig sabihin nakatira sila. Next question na. Mahaba na masyado yung sagot. Next question. Last question na lang. Last question. Sabi mo Mr. Dimesa, si Kristo hindi nagturo sa mga intil. Particular ka ba kung sino ang audience doon sa Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7? Kasi mga audience doon, sasabihin ko na sa'yo, hindi lang galing sa Judea, kundi beyond Jordan, doon pa sa ibayo ng Jordan. Hindi na sakop ng ano yon. Brother Johnson, hindi na sakop ng Israel yon. Ang tanong, sabi mo hindi nagturo sa hindi Israelita. Bakit? Time. Yung present na mga sandali, Brother Johnson, yung mga taong present doon sa Matthew chapter 5 hanggang 7 ay hindi lang naman mga Israelita? Sige, pasagot na lang natin. Wala nang time, pero pasagot na lang natin. Napakasimple naman po niyan eh. Kaya na nga nasasabi na hindi lumalapit. Hindi ko lang makikuha dito sa aking notes eh. Yan po ay utos mismo ni Kristo nung tinuruan niya yung, nung inano niya yung 12 niyang apostoles, na iwasan ninyo ang mga daan ng mga hintil. Ay bakit pa siya tuturuan niya yung mga, kung ganun din pala ang gagawin niya, na pinagbawal niya? Okay, time na. Hindi siya. Apo. Time na po. Sige po. Okay, so ayan mga kapatid, second stand na ngayon ni Brother Richard, set na po din yung time sa 15 minutes para po sa rebuttal ni Brother Richard Thompson. Okay ka na? Pakimute only, Brother Efren, ha? Okay, Brother Richard, ready ka na? Sige. Okay na? Okay, time, start. Oh, Mr. Efren Dimesa, kung alam ko lang na ganito kalalabasan ang usapan natin, di na kita pinatulan, no? So, anyway. Present lang. Ikaw naman. Oo, sige. Kasi talaga, Brother Johnson, sa totoo lang, awa ang nararamdaman ko na ngayon. Hindi po ito sa pagyayabang. Maawa na kami, Mr. Dimesa. Sige lang. Hindi side comment yun. Presentation niya yun.
Presentation ko yun. Ganun. Okay. Ako, po, sige. Sige, mamaya po. Tawa na po okay, ako kay Mr. Dinesa dito sa usapan na ito. Pero ganun pa man, since siya naman po naghamon, eh, natulan na po natin. Ano. So, Mr. Dinesa, maliwanag ang hamon mo sa akin na patutunayan mo yung 10 utos, patutunayan ko na yung 10 utos ay pwedeng sundin ng mga hintil. Eh, hindi mo naman pala masyadong naunawaan kung anong ibig sabihin ng salitang hintil. Pag hintil, hindi talaga yan. Pangunahing meaning yan, hindi yan Hudyo o Israelita. Sa madaling salita, hindi kalahi ng mga Hudyo by blood or by ethnic. Hindi sila belong sa lahi ng Israel. So pag hindi sila belong sa lahi ng Israel, kinukonsider silang hintil o taga-ibang bayan. Technically speaking, kahit pamakipamayan sila, katulad ng sinasabi, binili man sila o pumunta man sila dyan, basta nais nilang oh, sumunod sa kautusan ng Diyos, welcome sila, Mr. Dinesa, kahit pa sila'y hintil by blood or by ethnic. Okay? So, maliwanag ang usapan eh. Patutunayan na ang mga mananampalatayang hintil ay pwede o dapat ding sumunod saan? Sa 10 utos. At kanina nga, maliwanag na sinasabi ko na po sa iyo kanina, at hindi mo naman na-check, uulitin ko lang, ano? Hindi mo naman na-check, na basta tao, Brother Efren o Mr. Dinesa, basta tao, ay ano ang sabi? Tungkulin niya. Tungkulin niya, alin? Ang sumunod. Saan? Sa kautusan ng Diyos. Ha? Ulitin ko, Adam. Oh, Sir Efren, ayoko namang insultuhin ka pero sure naman ako na hindi ka nagdududa na tao ka. Regardless kung anong lahi mo, for sure, Pilipino tayong pareho. Pero kahit Pilipino ka, basta sure kang tao ka, ang sabi po ng banal na kasulatan, ulitin ko, no less than King Solomon, pinakamatalinong taong nabuhay na na-record sa Biblia, ang nagsabi na ang buong katungkulan ng tao, regardless kung Hudyo o Israelita, o Gentiles, basta tao, tungkulin niya na sundin ang utos ng Diyos. Ha? Kaya, ayan, sana by definition, alaman mo agad, ano ba Gentiles para sa'yo? O, yun ang hindi ko, hindi mo muna dinipine. Ako kasi, i-define ko, ano ba yung Gentiles? O, yun na nga. Ha? Magiting ko, kasi hindi sa Gentiles yan. Ang sabi mo, yung 10 utos kasi, tipan yan sa Israel. Eh wala naman pong ano po, wala naman pong tawag dito, pagdududa eh, na ginawang Isaiah sa tipanan na sinang-ayunan ng Israel sa kanilang pakikipagtipan sa Panginoon. Ah, Mr. Tawag dito, Mr. Dinesa. Pero gusto kong sabihin sa'yo, wala pang Israel, may sumusunod na. Ha? Wala pang Israel, may sumusunod na sa utos ng Diyos, Mr. Dinesa. At kung ating papansinin, si Abraham, pansinin niyo po ah, hindi siya galing sa ano, siya galing sa lahi ng mga Israel, siya yung lolo eh. Pero ano ang sabi dito? Oh, sa 26 talatang 5 ng Genesis, ang sabi dito, pagpapalain kita. Eh, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. O si Abraham, hindi pa naman ito. Ulitin ko, nauna si Abraham kasi sa mga Israelita, ha? Siya'y taga-Ur, taga-Mesopotamia, Mr. Ano, Dinesa, ha? Pero ano ang sabi? Ayan, no? Kahit hindi siya Israelite by blood, ha? Wala pang Israel, ulitin ko, sumunod na siya saan? Sumunod na siya sa utos ng Diyos. At Mr. Dinesa, yung utos dyan, Torah. Ha? Kasama dyan, Mr. Dinesa, yung 10 utos. Ha? Oh. Kaya maliwanag na sinasabi po ng Biblia na kahit hindi pa Israelita, kahit pangahintil, ay pwedeng sumunod sa utos ng Diyos. Ha? O eto, dadagdagan ko pa. Sige, sa bagong tipan, meron bang mga record na kahit hintil, basta mananampalataya, dapat sumunod sa utos ng Diyos? Meron po. Ha? Meron. O sige, puntahan natin, Apostol Pablo. Puntahan natin ha. Dito po, sa Kapitulo 7 ng Aklat ng mga Taga-Roma. Kinikmaigi, Mr. Dinesa. Ang sinulatan ni Apostol Pablo ay mga Taga-Roma
obviously, walang pagtatalo, ito po ay Gentiles by blood. Ha? Sa katutubo, sila po ay mga Hintil dahil hindi naman sila mga Israelita. Pero ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ha? Verse 12 ng Kapitulo 7. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Mr. De Mesa, sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga Hintil na mananampalataya. At yun ang aking pinatutunayan, Mr. De Mesa. Baka hindi mo lang naintindihan yung ating usapan, na yun ang aking patutunayan. Patutunayan ko na dapat sundin ang 10 utos kahit ng mga Hintil na mananampalataya. Ha? So ito, Hintil by blood, ang mga Romano, of course. Pero, dahil sila ay nanampalataya, kailangan nilang ano, sundin alin po ang 10 utos. Bakit ko nasabing 10 utos ito? Again, oh, may nomos, may entole, brother Mr. Ademesa, at ako'y naniniwala na itong nomos dito ay ang context nito may kinalaman sa 10 utos. Bakit? Kung itataas mo, ha, ang sabi po dito sa talatang 7, ang ibig bang sabihin nito'y kautusan ay masama? Hinding-hindi. Kaya lamang kung hindi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. So dito, Mr. De Mesa, nakikita po natin na sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga ano po, ang mga taga-Roma patungkol sa kung ano ang nature at katangian ng kautusan. Ha? At kung hindi ito pinasusunod, bakit naman isinulat pa sa kanila? Ha? Bakit naman sinulat sa kanila? Eh, hintil sila by blood. Ha? At tingnan mo, sabi niya, ano, sabi ni Apostol Pablo, 24 hanggang 25 ng 7 rin ng Roma. Ang sabi po ay ganito, kay saklap ng aking kalagayan, sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. So Mr. Edwin Dinesa, si Apostol Pablo nagbibigay ng ehemplo sa mga mananampalatayang Hintil na sumampalataya. Of course, Kristiyano na sila. Pero still, by blood, by ethnic, sila po ay nananatiling Hintil sa kalagayan, sa katutubo, Mr. De Mesa. Ha? Ang pagkakaiba lang ngayon, sila po ay ano, mananampalataya. Eh, yung ating pag-uusapan eh. Ha? Patutunayan na dapat sundin ang 10 utos kahit Hintil. Basta mananampalataya, dapat sundin alin? Dapat sundin ang 10 utos. So nakita po natin, ano po? Nakita natin na pinatutupad talaga kahit sa mga Hintil na mananampalataya. Hindi ko po alam kung saan nyo nakuha yung aral na basta Hintil eh. Huwag sumunod sa 10 utos kahit mananampalataya. Hindi po. Wala pong ganun. Ha? Oh, eto pa. Oh, katulad ng sinabi ko kanina, kung bawal sundin ang 10 utos sa mga Hintil na mananampalataya, eh bakit nga yung nasa Efeso 6:2? Ulitin ko, ha? Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Oh. Eh nasaan ba yung utos na igalang mo ang iyong ama't ina? Eh di ba po pang 5 utos yan sa 10 utos? Kanina ba inutos yan? Tama kayo, binigay sa mga Israelita. Pero para lang ba sa kanila? Oh, para lang ba sa kanila? Ah, hindi ho. Makita nyo, ito. Kahit Hintil, kahit hindi sila Israelita, dahil sa sila'y mananampalataya, sila'y inuutusan na ano? Na sumunod sa 10 utos, Mr. De Mesa. Ha? Oh, isa pang katunayan na itong mga Hintil na Kristiyanong mananampalataya, dito po sa Epeso ay talagang pinasusunod sa 10 utos. Oh, 4:28 ng Epeso, Mr. De Mesa. Ang sabi po ay ganito. 5 minutes. Ha? Five minutes. Ha. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. O, Mr.
Efren, Dimesa, nasaan po ba yung utos na huwag kang magnanakaw? Nasa 10 utos yun. Pang ilang utos yun? Pang 8. Oh, ang magnanakaw sabi dito, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. So Mr. Dimesa, kung paniniwalaan yung sinasabi mo na basta hintil kahit mananampalataya ay hindi dapat sumunod 10 utos, eh bakit iniutos ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, igalang ang magulang, ikalimang utos yun sa 10, huwag magnanakaw, ikawalong utos sa 10 utos. Bakit, Mr. Dimesa, bakit? Yun ang malaking katanungan, hindi sa akin, sa'yo ngayon. Kasi ikaw ang kumukontra. Ako, sinasang-ayunan ko ito. Ha? Oh, balik tayo sa mga taga-Roma, Mr. Efren, Dimesa, ha? O, mga hintil din ito na mananampalataya, ha? Oh, ano po ang sabi sa Roma, Kapitulo 3, talatang 31. Sabi dito, pinapawalang saysay ba natin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sa halip, pinagtitibay pa nga namin ito. So, Mr. Dimesa, oh, ano ang sabi? Pinapawalang visa ba ang kautusan dahil sa pananampalatay? Hindi, sabi ni Apostol Pablo. Pinagtitibay pa nga namin ito. At ulitin ko po, mga hintil ito. Hindi ito Hudyo. Sir Dimesa, ha? Hintil ito na sumampalataya. Ha? Oh, ano sabi? Huwag babaliwalain. Alin? Ang kautusan. Pinagtitibay pa nga. Ha? Oh, at eto, Mr. Dimesa, pagdating ng panahon, ilang minuto pa ako, Brother Johnson? Ihintil ka, ka-Israelita ka. Tingnan mo. Halos 3 minutes pa, ako lang. Okay. 2 minutes may get. Oh, sige. Oh, tingnan mo, Mr. Dimesa, ha? Ihintil ka, kay-Hudyo ka. Oh, tingnan mo. Dito aabutin mo pag ikaw ay hindi sumunod sa 10 utos, ha? Oh. At ang aklat ng Revelation ay hindi sulat sa mga Israelita. Sulat ito sa mga hintil na mananampalataya, Mr. Dimesa. Pero tingnan nyo ang sabi dito, ha? Sa 21:8 ng Apokalipsis. Subalit para naman sa mga duwag, sa mga taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam sa mga bagay na mga mamamatay tao, Mr. Dimesa, tingnan mo, di dito pinag-uusapan kung Hudyo o hintil, ha, by blood. Hindi, basta mamamatay tao, regardless kung Israelita ka o anumang lahi mo, basta mamamatay tao ka, nakikiapid, ha, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawak ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya Mr. F. Dimesa, napakadelikado ng aral na natanggap mo. Ha? O biro mo? O. Porque hindi ka Israelita, ayaw mong ano, ayaw mong pasundin sa 10 utos? E paano yan? Sabi dito, yung mga mamatay tao, yung mga kikiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay pupunta sa impyerno, Mr. Dimesa. Oh, anong aral yung dala nyo? Hindi ko ang akin. Anong aral yung dala nyo? Bakit mukhang gusto nyo? Hindi ko sinasabi, pero mukhang gusto nyong dalhin sa impyerno ang mga taong mapapaniwala ng inyong aral. Ha, Mr. Dimesa, ha? Hindi pa huli ang panahon. Hindi pa huli ang lahat. Medyo isipin mo yung natutunan mong aral. Ha? At ulitin ko, baka hindi mo naintindihan yung salitang hintil. Pag sinabing hintil, ha, pwede siyang hindi mananampalataya, pero pwede rin siyang mananampalataya na. Pero hindi naman siya Hudyo. Ha? Kaya eto ang aking ano, eto ang aking premise, ha, ayon sa aking pinagkasundo ang usapan na hinamon mo sa akin. Patutunayan ko na basta mananampalataya ay dapat sumunod sa utos ng Diyos. Regardless kung hintil siya o Hudyo. Eh ako, by blood, hindi po ako Hudyo. Pero ako po, Mr. Dimesa, ay panghahawakan ko ang aral ng Biblia na kahit hindi ako Israelita, kahit hindi ako Hudyo, ay susundin ko ang 10 utos ng Diyos sapagkat ang sabi nga, ito ay katungkulan. Time. Buong katungkulan ng tao. So, time na, Brother Johnson? Aba, sakto na. Okay. So, ayan, sige na. Okay. So,
10 minutes na pagtatanong. Ay, okay, sige. Tama. So, ayan, mga kapatid, huling pagtatanong ni Brother Efren, tapos niya magtanong, ay magbipresent siya ng panghuli din. At si Brother siya naman yung magtatanong sa kanya. Brother Efren, sound check. Ay, ito ang tanong ko sa inyo. Sige, tiga, talaga. Okay, time start. Sabi niyo susunod sa utos ang mga hintil. Paano susunod ang utos ang mga hintil kung walang kautusan? Eh, kaya nga, kinakailangan malaman ang kautusan. May kautusan na nga eh. Ako hintil, ba't alam ko po ang kautusan? Eh, tinuruan na kayo eh. O, eh, kayo pero yung mga hintil, yung mga hintil dito na pinabanggit sa Bible, mga ano yan, walang kautusan. Pinasa na kasi panina eh. Mr. De Mesa, ang pinag-uusapan natin, hintil na mananampalataya, yun ang aking sinangayunan. Hindi natin pinag-uusapan dito yung hintil na hindi mananampalataya. Hintil na mananampalataya. Ibig sabihin, kahit hindi Hudyo, basta mananampalataya, susunod sa utos. Okay. Mm. Yung sinasabi niyong utos kay Abraham, na sumunod sa utos si Abraham, yan ba ay 10 utos? Kasama, Mr. De Mesa, kasama. Torah ang pagkabanggit yan. Kasama sa Torah ang 10 utos. Paano nyo na nasabi na 10 utos yan? Pakilatag nga po ng talata. Torah nga, Mr. Efren, marunong ka ba ng Hebrew? Binasa ko po yan sa Hebrew, Torah, yung kautosan na binabanggit dyan. Torah. Apo, basahin nyo, magpaturo kayo sa marunong. Yan bang mga binabanggit mo mga kautosan sa Roma? Mm? Nabanggit mo sa Roma 3:31. Mm. Yan ba 10 utos? Kasama, Mr. Efren De Mesa, kasama ang 10 utos. Kasama, Nomos. Kasama, Nomos, kasama. Yung isa kanina, Torah. Oo, parehas yun. Yung Torah, Hebrew. Hindi mo naintindihan kasi yung Nomos po, Greek po yun. Parang ganito lang mo yan. Law sa English, kautosan. Kaya nga po, 10 utos yung Nomos. Kasama po ang 10 utos. Kasama po ang 10 utos. Sandali. Kasama po. Hindi pa tapos sumagot. Tanong nga, tapos wag nang dadagdag habang hindi pa tapos sumagot. Sige. Yan bang nomos sa na sinasabi nyo, yan ba 10 utos? Hindi lang po 10 utos, kasama ang 10 utos, Mr. Efren De Mesa. Yung pong Torah, yan ba 10 utos? Hindi lang 10 utos, kasama ang 10 utos, Mr. De Mesa. Yan yun. Next. Pag ba meron kayo na basang 10 utos sa New Testament, yung ba ay kautusan, yung ba ay 10 utos na matik sa inyo? Di matik, titingnan mo rin sa context. Eh binasa ko nga sa'yo yung nasa Roma, binanggit nga dyan, huwag magnanakaw, huwag mananakin. Eh saan ba yun? 10 utos yun, Mr. De Mesa. Parte yun ang 10 utos. Bahagi, tama. Bahagi lang yun, pero hindi yun talagang... Pag sinabi mo kasing 10 utos, dapat kompleto yan. Sino nagsabi sa'yo na pag binanggit yung 10, dapat kompleto? Bakit ang ating Pinso Kristo hindi kinompleto? Eh, sa hindi ka binanggit niya ang 10 utos? Oh, kahit hindi niya kompletohin, Mr. Efren De Mesa, sa amin, kahit hindi niya kompletohin, unawa na yun. Unawa ninyo, pero hindi yun ang katotohanan. Oh, tanong. Unawa mo, Mr. Efren, magsalita ka, huwag kang magtanong. Ay, huwag kang mag-declare. Mamaya ka mag-declare. Tanong ka lang. Kaya nga. Tanong! So, ibig mo sabihin, lahat ng mababasa mong kautosan sa New Testament ay 10 utos. Tama o mali? Kasama. Hindi lang lahat. Kasama. Tora nga. Ang Tora, ulitin ko, Mr. Ano, ha? Hindi lang 10 utos. Kasama doon. Pero kasama. Kaya unawain mo yung context, Mr. De Mesa. Mm-hmm. Ilang minutes pa ako, Mr. Amikan? Mahigit 5 minutes pa. Kung ubos na, di pwede mo naman i-wave. Kaya nga, hindi. Magtanong siya. Mag-isip siya ng tanong. Mag-ano pa ako ng tanong na ano? Yung na, mahirap. Yung pahirapan. Pinakamahirap na, Mr. De Mesa.
Pagkakataon mo na yan. Ipitin mo. Okay na siguro yan. Ay, okay yun na. Lang. Magulo na yung ano ko, yung aking scratch. Okay. Okay, sige. 5 minutes, mahigit pa. Na, oh, ano na. Okay. 15 minutes na presentation uli. Sige, Brother Richard. Huling pagtatanong muna ito. Bagay natin uli kay Brother Efren ang pagkakataon para sa kanyang huling pangalawang tindig. Rebuttal na po ito. Ibigayan mo na yung todo. Huwag lang personal. Pwedeng ano mga comment dyan. Basta wag lang, wala lang personal na comment. Okay. Brother Efren, go! Okay. Dito po sa ating pag-uusap, ang ating mga kaibigang SDA, medyo po yata sila ay, hindi man medyo, talagang nalilito sila pagdating sa word na kautusan. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:20. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman, wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa 21 po, sa mga walang kautusan, ibig sabihin po sa mga hintil na walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan. Bagamat, hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Ito po very clear. Kautusan po ni Kristo ang binanggit yan. Pag binabanggit pong kautusan sa New Testament, yan po ay kautusan ni Kristo. Hindi po yan yung sinatabi ng aking katunggali ngayon na 10 utos yan. Kasi kung 10 utos yan, bakit pa isusubo si Kristo sa sanlibutan? Kung 10 utos din pala ang ituturo niya. Kaya nga po sa Hebreo 1:1-2, ay nagsalita po nung unang panahon ay yung mga propeta kagaya ni na Moses. Pagdating po sa talatang 2, si Kristo na po ay nagsalita sa huling panahon. Si Kristo na. At ang kautusan dala ni Kristo ay hindi man 10 utos. Gusto ko lang po linawin yan. Pangalawa, kung babasahin niyo ang Epeso 2:11. Ito mahaba-haba po ito pero nandito po ang buot. Epeso 2:11. Nandito po ang buot na inalis ang 10 utos. Inalis. 2, umpisan po natin sa 2:11. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, yaong tinatawag sa pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong unang panahon ay nalalayo ay inilalapit sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay na inalis
ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ng lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kita po ninyo sa dito sa talatang 15, para lang maalis yung pader na nasa gitna ng mga Hentil at mga Hudyo, inalis ang kautusan na may mga batas at ang palatuntunan. Sa English po, having abolished, talatang 15, in his flesh, the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Inalis po. Inalis ang law of commandments. Maliwanag, law of commandments sa pung utos para lang maisama ang mga Hintil. Malinaw po yan. Malinaw. Yan ang sabi ni Kristo. At si Kristo po, dito po ninyo, dito ito sa ano, hindi nyo man lang diniscuss Mr. Thompson yung sampung utos. Wala, iniwan nyo na. Kumuha kayo ng paisa-isa, tapos sinabi nyo, yun ang sampung utos. Hindi nyo diniscuss, huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang linaw sa sampung utos. Ang tanong ko, si Kristo ba Diyos sa inyo? Diyos ba ang Espiritu Santo? Paano ngayon yung huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko? Ano sabi ni Kristo dyan sa sampung utos na yan? Ibigin nyo ang Diyos, nawala lang yung aking scratch, ibigin nyo ang Diyos ng higit sa lahat. Yan ang una. Yan ang kabuuan ng ano. Kung makikita nyo, dito naman sa sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang layo ko sa ibigin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Dapat diniskas mo yan. Kasi parte na sampung utos yan eh. Anim na araw na gagawa ka at ikapito ay Sabat. Anim na araw ba kayong gumagawa ngayon? Eksodo 20. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ginagawa nyo ba yan ngayon? Hindi nyo naman ginagawa ngayon yan ah. Pag sinabing anumang gawa, any work, huwag kang gagawa. Kaya ngayon hindi nyo pinapangilin ang Sabat eh. Kasi ang pag tinawag mong pangingilin ng Sabat, yan ay may kaakibat na kapahingahan. Magpapahinga ka, kaya nga pinangingilin mo. Hindi ka magtatrabaho. Kahit anumang gawa, kahit nga hayop mo, bawal magawa, bawal trumabaho. Kahit mga alipin mo, bawal. Diniscuss mo ba yan? Hindi. Igalang mo ang iyong amatin ah. Yun, nakatsamba ka kanina. Igalang mo yung amatin ah. Pero anong utos? Anong utos sa panahon ni Kristo? Sa unang Pedro 2:17. Anong utos ni Kristo dyan pagdating sa igalang na yan? Unang Pedro 2:17. Unang Pedro 2:17. Ha? Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Kita mo ang laking pagkakaiba. Doon sa igalang mo lang yung ama't ina. Dito lahat ng tao. Kahit bata, igagalang mo.
huwag kang papatay. Oh, ano sabi ni Kristo? At sinasabi ko ngayon, ibig sabihin ngayon, siya ang nagsalita ng panahon niya. Huwag kang mapupuot. Ganon din pagdating sa pangangalunya. Present tense ang ginamit yan noon. Hindi mo man lang diniscuss yan. Generalize mo. Generalize. Na pag na'y nakabasa kang kautusan, ang assumption mo kaagad, 10 utos na mali. Yan nga, oh, binasa ko nga sa iyo sa Epeso. Para, Epeso 2:15. Para maisali ang mga hintil, ha? Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments in a list. Para lang tayo maisali sa bayan ng Diyos, ang mga hintil. Kayo sa mga nakikinig, huwag yung basta na pangaralan kayo ng kautusan bago babanatan kayo ng mga Greek, mga kung ano-anong mga ano na sila lang nakakaalam, ha? Ay ang dilaw naman ng Bible, kung talagang marunong kang mag-translate, ang gagamitin magandang gabi Biblia, MGB version, at plus paraphrase yan, nilalayo. Tapos pag parting makakakuha sila, ano, pupunta, pagpabor sa kanila, pupunta sa Greek. Saan nakakita ka kayong klaseng ganyang pagtuturo? Dapat ang pagtuturo, parehas, hindi yung para pabor sa relihiyon nyo, kukunin nyo yung isa. Tapos pag hindi na pabor, pupunta na doon sa ibang version ng Bible. Dapat, ano yan, fair. Si Kristo, sabi nga, at si Pablo, ang mga turo niyan, wala kang makikita ang mga binanggit na 10 utos, bagamat sila ay sakop sa kautusan. Dahil, Galatia 4:4 kahit si Kristo. Kaya may mababasa kamisan sila pumupunta sa Sabat, sa sinagoga during Sabat, dahil sa kaugalian at upang ano, magturo. Yan Sabat, hindi nila, kasi pag inalis mo yung Sabat, eh, paano pa yung istampo? Di kulang na. Siyam na lang. Ay di, talo na. Wala na doon sa pinakang topic na ang topic ay patutunayan ko na dapat din sundin ng mga hintil ang 10 utos. Ay inalis mo yung isa. Oh, discharge na. At hindi na 10 utos. Ay yung unang utos. Huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Dito sila nadali ngayon. Kasi huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kasi Diyos sa kanila si Kristo. Diyos sa kanila ang Espiritu Santo. Ay paano na yung huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Iti sinalangsang na. Marami pa sana, no, medyo magulo lang itong aking ginawang ano, yung scratch, hindi ko maano na. Okay lang. Basta yun lang ang huling ano ko sa inyo na basta ang kautusan pagdating sa New Testament, hindi po yan 10 utos. Yun lang po. Salamat po. Okay. We 10 minutes na cross. Set the time, Brother Richard. Ayan. Brother Efren, handa ka na sa tanong? Opo, handa na po ako. Okay. Time, start, Brother Richard, go. Sabi mo, Mr. De Mesa, hindi inutos ng Panginoon sa Kristo ang 10 utos. Eh ano yung kautusan na inutos ng Panginoon sa Kristo doon sa binatang mayaman? Di ba nasa 10 utos yun? Nasa 10 utos, pero hindi po 10 utos yun. Nasa.
Iba po yung 10 utos sa NARCS. Bahagi ng 10 utos, ano? Ibig mong sabihin, no, Mr. Dimesa, ibig mong sabihin dahil yung kalahati ang binanggit ni Kristo, hindi na utos yung kalahati? Utos. Kaya lang hindi 10 utos. Kaya lang hindi, ay, ang topic natin yung 10 utos eh. Kaya nga. So, sa'yo ba, Mr. Dimesa, pag sinabing nomos sa Greek, hindi ba kasama doon ang 10 utos? Kasama o hindi? Hindi nga ini-specify eh, na 10 utos eh. Hindi kasama. Saan mo nakita na hindi kasama sa nomos ang 10 utos? Eh, binanggit niyo yung ano eh, yung sa Mateo 5:19 eh. Ilalang po yun eh. Ilalang po yung binanggit ro na ano. Mr. Dimesa, pag nomos kasi lahat na. Kahit na hindi banggitin, isa-isa, lahat na. Basta nomos ha. Tanong. O dapat sinulat ni lahat sana nilagay ko sa Mateo 5:19. So dahil hindi sinulat, hindi na dapat sundin, tama? Susundin nyo, pero hindi yun ang 10 utos ang topic natin eh. Kaya nga, Mr. Dimesa. Oh. At tinatanong sa hindi sinulat, ayaw mong sundin kasi hindi sinulat. Ngayon, tinatanong kita, pag ba hindi sinulat, hindi nyo nasusundin. Ang gulo nung question mo, linawin mo. Hindi magulo ang question ko. Ang question ko, pag ba hindi sinulat, hindi na dapat sundin. Pag hindi sinulat, hindi po dapat sundin. Hindi nakasulat doon eh. Hindi kung sinulat. Hindi nakasulat, hindi po dapat sundin doon. So, hindi sinabi ni Kristo doon na huwag kang magkakaroon ng iba Diyos liban sa akin. So, hindi na dapat sundin yon dahil hindi nasulat doon. Hindi man gano'n ang ano, bakit nga isasama mo yung magkakaroon ng Diyos, eh wala naman po sa talata. Papahagi nga siya ng 10 utos, wala sa talata. So therefore, dahil wala sa talata, hindi na dapat sundin ang huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Tama? Kasi yung question mo tricky eh. Ay ano, wala ka nang pakialam sa question ko kung tricky o hindi, sagutin mo lang. O sige. Salot. Wala nga, pag wala yung utos, hindi mo dapat sundin doon sa verse na yun. Di pwede nang sumamba sa ibang Diyos. Nasa sa inyo yun, kung gusto niyo. Hindi, sa'yo, sa pag-aral mo. So pwede na, pag sumamba ngayon sa ibang Diyos, hindi na kasalanan. Eh kung nasa ibang verse naman eh. Kasi gusto mo mangyari. So ibig sabihin pala, basta nasa ibang verse, kahit hindi magkakasama, pwede pa rin, tama. Ay, utos yun eh. Basta makita mo. Yun naman pala. Magkakaisa tayo dyan. Sige. Balik tayo. Kahit pala hindi kompleto dun sa isang verse, pag na matatagpuan sa iba, dapat pa rin sundin. Tama, Mr. Basta nakasulat. Huwag kang hihihit sa nakasulat. Sige. So, balikan natin yung tema. Sabi pag hindi dapat sundin ha. Bakit yung mga taga-Epeso, hintil yon? Ibabalik ko sa'yo. Ikaw, nasa dos ka lang. Ang Epeso 6, bahagi ng sulat sa mga taga-Epeso. Ang sabi doon, igalang ang magulang. Bakit kahit hintil sila, bakit pinasusunod sa utos na nandun sa 10 utos? Na nasa 10 utos yun, dagdag nyo. Tama. Pero hindi yun ang 10 utos. Complete. Hindi. Sinabi ba namin na yung pagsunod sa magulang, yun ang kabuuan ng 10 utos? Yun ang topic natin eh. Yun na. Yung topic natin eh. Mr. Dimesa. Sige. Ayon sa James chapter 2 verse 10. Sumusunod ka sa kautusan pero labagin mo ang isa, nagkasala ka sa lahat. Anong James, kautusan ang binabanggit doon? So there, ano po James? Santiago. Santiago 2. Jesus. 2 Jesus. Kung nang basahin, sagutin mo lang. Kasi unfair yun sa araw sa magtatanong. Kaya nga, kagaya niyan, buong kautusan. Kanino kautusan yan? Hindi naman 10 utos yan. Hindi naman naka-specify na 10 utos yan. Kautusan ni Kristo yan, yung temet niyan eh. Ano? Hindi raw kautusan ni Kristo yan kasi hindi naka-specify. Kautusan daw ni Kristo yan. Kasi hindi 10 utos. Hindi 10 utos. Sa itaas niyan, binanggit niyan, Mr. Dimesa, kung hindi yan bagay ng 10 utos, bakit binabanggit diyan yung huwag mangangalunya, huwag papatay, kung hindi yan bagay ng 10 utos?
Ibig ko sabihin, hindi nga kompleto yan, oh. Nakukuha nyo ba ang topic natin? Mr. De Mesa, hindi natin kailangang isa-isahin ngayon dahil yung oras, no? Pero utos, kahit sa hintil, pwede sundin, wag mangalo niya. Tama, bahagi ng 10 utos, tama? Bahagi. Oo. Tama. So nasa 10 utos yun. Nasa 10 utos. So pwede palang sundin kahit ng hintil. Ano? Kaya nga, sa hintil ba inutos yan? Anong katibay yung hintil yan? Ah, insulat dito para to sa mga mananampalataya. Oh, hintil man o Christian, wala tayong pinagaano na dito. Kahit na hintil, basta mananampalataya. Di ba yun ang patutunayan ko? Basta mananampalataya. O, ayan. So, sumunod. Ulitin ko. Ang sabi mo, walang iniutos ang ating Jesu Cristo na 10 utos. Eh, ano ang sabi niya sa 5:17, Mr. De Mesa, na hindi ako pumarito ng Mateo, hindi ako pumarito upang labagin ang kautosan, kundi upang tuparin. Ano yon? Kasama ba doon ang 10 utos o hindi? Eh, hindi naman kasama si Kristong... Hindi naman kasama si Kristo sa inutusan doon eh. Ha? Kasi hindi kasama, pero utos, sabi niya, hindi ako pumarito para labagin, kundi upang tuparin at ganapin. Anong utos yon? Kasama ba doon ang 10 utos o hindi? Pagpalagay na 10 utos dyan, binabanggit dyan. Bigyan ko na kayo ng ano. Pero yan, hindi para kay Kristo yan. Ayoko nang palagay. Siguraduhin mo. Hindi para kay Kristo yung utos na yan, yung 10 utos. Kasi hindi. Sa 1 Timoteo 1.9, hindi ginawa ang kautusan sa mga masasama at mga makasalanan. Mister, ano, bago kita sundan din sa tumitayo, tinatanong ko sa iyo kung sigurado ka na hindi kasama dyan ang 10 utos. At hindi para kay Kristo yan? Hindi para kay Kristo yan. Yun ang sagot ko. Ang sabi dito, pumarito ako upang tuparin. Kung hindi para kay Kristo ito, bakit tutuparin niya? Tutuparin niya yung hula niya, yung ano niya. Puro ba hula yung nasa Torah at sa mga propeta? Yan ay nasa Lucas 24:24, tutuparin niya yung hula sa kanya. 24:24 ng Lucas. Pero kasama diyan, Mr. De Mesa, kasama diyan ang 10 utos dahil ang binanggit diyan almost sa Greek. Ba't mo nga patutupad kay Kristo yun, hindi naman makasalanan si Kristo? Eh kahit na hindi naman siya makasalanan, bakit nga siya nagbabinyag? Di nga siya makasalanan eh. Ba't siya tumupad? Sa? Bautismo? Bakit siya papabinya? Oo. Hindi nga siya makasalanan eh. Bakit niya tinupad? O di ba ayaw nga sanang gawin ni Juan? Ba't tinupad niya kahit hindi dapat? Siya nga yung may dalang bautismo. Siya nga may dalang utos niya yun eh. Na ano? True example. True example. Oo. So, bautismo hindi yun lahat ng mga bansa. Si Kristo hindi nagiging example dahil hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Ganun yun. Eh, may utos nga na 1 Timoteo 1.9, hindi ginawa ang kautusan sa mga masasama at mga makasalanan. Ay, bakit so, mo... Bawal sundin, Mr. De Mesa, para sa'yo. Bawal sundin ang kautusan ng Diyos ng mga banal? Hindi. Makasalanan at saka masasama. Hindi ba dapat sundin ang mga banal ang 10 utos? Hindi. Hindi. Ang sabi po sa 14:12 ng Apokalipsis, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na mga sumusunod sa utos ng Diyos. Bakit ang mga banal sumusunod? Ay, 14:12. Magulang hanapin. Hindi na, pagbabanal. Sagot agad. Sandali lang eh. Wala nga akong laptop eh. Huwag mo nang hanapin. Tanungin mo na lang. Sagutin mo na lang yung tanong. Huwag mo nang hanapin yung talata. Alam mo, Mr. Anong tanong nyo? Pakiulit. Wala na time. Sige, last na lang yan. Tapos ipasagot natin. Last na tanong na yan. Sige. Kasi kailangan mabasa ko yung verse kasi eh. Sige. Ganito kasi wala ng time, Brother Efren. Isang tanong na lang yon, tapos sasagutin mo. Ang tanong ni Brother Richard... Basta mabasa ko rin. Sandali, sige. Hanapin mo muna, tapos i-refresh ko yung tanong, ha?
Opo, yan, sige. Ah, sige. Yung talata ay Apokalipsis 14:12. Okay. Ito ang tanong ni Brother Richard. Ang tanong niya, sabi mo kasi, hindi kailangang tumupad yung mga banal sa utos. Eh bakit dyan sa talata, yung mga banal tumutupad? So ano pong sagot po niya dyan? Kasi ito, narito ang pagtitsaga ng mga banal. Hmm. Ng mga nagsisitupad yun. Ng mga utos ng Diyos. Hmm. Ng pananampalataya kay Jesus. Oh. Ang tanong mo, oh, bakit dyan? Bakit tinupad nila ang utos? Oh, tapos na. Brother, Brother Richard. Mo, sama-sama lang. Brother Richard, wala nang time. Wala nang time. Oh, para, sige na. Kaya nga sila naging banal eh. Kaya nga sila naging banal dahil sumunod sila sa utos. Ayun. Okay, sabos. Okay, good. Thank you. Okay na. Three okay points. Na. Yung banal na, hindi na kailangan sumunod. Hindi na banal yun kasi hindi na sumunod eh. Kasi sige, sumunod sige pa sila sa utos, hindi friend, sila last, banal. Last na, last na. Last na, okay 5 minutes. Okay 5 minutes po na ano? Five minutes na conclusion. Okay. Okay, Brother Richard. Okay. So, ayan. Maraming salamat, Mr. De Mesa. Ano po, at least eh, hanga po ako na kayo naman po ay totoo sa inyong kumbaga eh, hamon. Kaya may lumitaw. Praise God. At walang personalan, Mr. De Mesa. Ha? Ito'y aralan lang tayo. Dito naman, mga kaibigan at mga kapatid, bahala na po kayo magtimbang-timbang kung sino nakikita niyong nagsasabi ng katotohanan at may matibay na basihan patungkol sa paksang pinag-usapan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, na sa banal na kasulatan, hindi porke inulit lahat o hindi porke may hindi binanggit ay hindi na dapat sundin. Halimbawa po, yung sinabi ng ating Pinso Kristo doon sa matanda ay binatang mayaman sa Mateo 19, ay halos ang binanggit na lang naman doon yung kalahati doon po sa 10 utos, yung patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Kaya kami, Mr. De Mesa, naniniwala po kami na yung buong kautusan, hindi lang yung Ten Commandments, lahat ng kautusan, ha, ay nauuwi sa dalawang kautusan. Doon nakasalig. Ano po yon? Una, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Saan po? Makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Mr. De Mesa, ha? Deuteronomy chapter 6 verse 5, sinasabi po rito ang ganito. Oh, ayan. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas mo. So ayan. Yan ang sinabi ng ating Pinso Kristo sa 22:27 ng Mateo. Nasa Old Testament yan, Mr. De Mesa. At yung pundasyon naman patungkol sa ikalawa na mahalaga rin, yung ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili, Sir De Mesa, nandito po yan sa Leviticus. Naho, Leviticus, Kapitulo 19, mga talatang 17 hanggang 18. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo kayo sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ako si Yahweh. So, Mr. De Mesa, yung mga kautusan sa Old Testament kasama po ang Decalogue o yung 10 utos ay nauuwi po doon kasama o doon sa dalawang kautusan na yun. Na ano? Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Na kahit hindi na isa-isahin sa mata po ng mga mananampalataya o ay naintindihan na nila na dapat nilang sundin ito. At ulitin ko, Mr. De Mesa, pag sinabing nomos, hindi nga lang 10 utos ang nakapaloob, kundi isa lang sa nakapaloob ang 10 utos. Ang problema, kasama nga sa nakapaloob sa nomos, ha, hindi nakakaintindi. Greek po yun, ano ho, binabalikan natin yung renal na salita. At sabihin, Tagalog ang usapan. Saan ba kinuha itong mga Biblia natin Tagalog? Doon din hinango yan. Kaya nga natin binabalikan yung original language para mas maunawaan natin.
Oh, eh, tapos sa Hebrew naman ay Torah. Again, Mr. De Mesa, hindi lang 10 utos ang nakapaloob doon. Pero huwag niyong i-itsapera. Eh, hindi niyo, iba yata ang naintindihan eh. Kasama, hindi i-itsapera sa inyo pag nomos, i-itsapera ang 10 utos. Eh, hindi ho, kasama nga, eh, belong nga siya doon. Oh, kasama siya doon. At maging sa Torah, belong siya doon. So ngayon, base po sa ating pinagkasunduan na patutunayan ko na ang 10 utos ay pwedeng sundin kahit ng mga hintil na mananampalataya. E ba, maliwanag pa po sikat ng araw. At sinasabi po ng ano? Sinasabi po ng banal na kasulatan. Ano po? Na kahit hindi mga Israelita by blood o katutub ng Israelita, basta sila ay mananampalataya, sila ay dapat sumunod saan? Sumunod sa 10 utos. Hindi na kinakailangan isa-isahin. Gusto mo isa-isahin pa, Mr. De Mesa, ano po? Pero dapat naintindihin mo na yan. O kagaya na, halimbawa, yung mga sasamba sa iba, sa mga Diyos-Diyosan, di ba nga sa impyerno ang punta? Binasa ko na nga sa'yo. Ha? Sa impyerno ang punta eh. O, sinabi naman ng ating Payso Kristo, o nung tinutok siya ni Satanas, o sambahin mo ako, pero nang sabi, nasusulat. Sa Diyos ka lamang sasamba. At Mr. De Mesa, gusto ko pa sana ano, pero ayoko nang umulit sa'yo, no? Tinatanong mo pa kami kung Diyos ba ang pagkaintindi namin sa Holy Spirit ay kay, at kay Jesus. Opo. Opo na opo. Kaya iba nga yung pagkaunawa nyo doon sa okay, isang Diyos time. Eh. Time ha? Na, Brother Richard. Oh, kaya, ayan. Thank you so much, Brother Johnson. Ha? Wala na akong sasabihin tungkol sa usap. Magpapasamat lang po ako sa inyong binigay na pagkakataon. At sa ating mga viewers naman, Brother Johnson, maraming salamat din po sa inyong pagtitiyaga na samahan kami sa ating programa. Brother Johnson, Mr. De Mesa, thank you so much po. Apo. So, ayan, pagkatapos po ng conclusion, Brother Efren, ayaw po kayong alis, mga kapatid, kasi mayroon pa tayong prayer request. Brother Efren, go! Si Pablo po, kung titingnan natin, siya po ay bihasa sa 10 utos. Kasi siya po ay nag-aral kay Gamaliel sa Gawa 22:3. Alam po niya ang lahat ng mga patungkol sa mga kautusan, 10 utos na yan. Ngunit nang nakilala niya, at dati po sa Gawa 8 po, pinupuksa pa niya ang mga membro ng Iglesia ng Diyos. Ngunit nang tinawag po siya ni Kristo, tinawag po siya, ang sinunod na po niya ang kautusan ay kautusan ni Kristo. Iba po yung kautusan ni Kristo. Kautusan din po yun ng Diyos. Pero yung po ay binigay ng Diyos kay Kristo kaya tinawag na kautusan ni Kristo. At yun naman po sa 10 utos, utos rin po yan ng Diyos, binigay kay Moises, kaya tinatawag rin po yung kautusan ni Moises. At ito po si Pablo, yamang siya ang naging tagapagturo sa mga hintil. Nagbago po siya ng kautusan, ang sinunod po niya ay kautusan ni Kristo. At ang sabi po, at isa pang tinuturo ni Apostol Pablo ay tungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo. Ganon din sa mga Hudyo, Ebanghelyo na po. Wala po kayong makikita kahit i-search nyo ang Old Testament kung may makikita kayong word na Ebanghelyo. Sa New Testament po lang yan. Pag sinabi pong Ebanghelyo, yan po ay sinasabi ng mabuting balita. Gospel. Yan po ang mga magkakadikit na ano niya na meaning. Gospel po. Pag binasa po niyo ang Marcos, Mateo, Marcos, Juan, at saka Lucas. Yan pong Gospel of Jesus Christ, yan po yung buhay niya. Yung kanyang kamatayan at yung po kanyang pagkabuhay na mukuli ang tinidiscuss po dyan. Kaya pag binasa nyo yung apat na yung evangelist na sumulat niyan, ng gospel niyan, yan po tungkol sa buhay ni Kristo
kamatayan at salvation, pagkabuhay na magbalik. Wala pong ano dyan, sampung utos. Kasi ang sinasabi ko, ang sampung utos, ipinura na yan, dyan sa Efesios 2.15. Inalis yan, alang-alang kay Kristo. Ang gusto mangyari ng ating mga kapatid sa ng mga SDA, yung utos nung unang panahon kay Moises, siya rin ang inutos dito sa New Testament. Mali pong unawa yun, kasi si Kristo po ang tagapamigita ng bagong tipan. Pag binasa niyo yung Hebreo 9:15, Hebreo 12:24, New Testament na po. Wala na po tayo doon sa Old Testament. Kasi yan po, Old Testament ay libas na po yan. Kasi nung sinulat siya sa Hebreo 8:13, malapit na lumit. 2,000 years ago, libas na po yan. Wala na po salvation dyan sa... Hindi na po kayo masasal... Ang salvation po ay na kay Kristo na wala po dyan sa 10 utos. Hindi po kayo sabi nga sa Gawa 13:39, hindi kayo aaring ganap sa mga kautusan ni Moises. Yan pong 10 utos, kasama po yan dyan sa sinasabing kautusan ni Moises. Kaya useless po ang paghihirap niyo. Na kay Kristo po ang kaligtasan, kaya sinabi naman mismo po ni Kristo yan, I am the way, the truth, and the life. Ay bakit tayo pupunta kung saan mga turo? Pupunta tayo ng lumang, di ba, mga pag-aaralan natin yung mga Daniel, pag-aaralan natin yung mga Isaias. Ay hindi na po applicable sa panahon natin ngayon. Luma na nga po yun. Kita mo yung sinabi ni Isaias na mula sa Sabat hanggang sa panibago. Time na po. Sige, salamat po. Maraming po salamat sa mga nakinig at nanood po. Okay, so thank you po mga kapatid, mga kaibigan. Bahala na ho kayo maghusga. At thank you Brother Efrin sa inyong time. Salamat po. Tapos na po tayo. At kami po ay mag-entertain ng mga prayer request. Kaya pwede ka na pong mag-out. Salamat kapatid. Salamat Brother po. Brother Efrin. Okay. So, ayan ho mga... Ginigilaw ng mga taga-subaybay doon po sa mga iba't ibang mga comment. Alam ko naman na disappointed kayo, pati si Brother Richard, hindi naman niya akalain na ganun. Hindi naman sa minamaliit ho natin ang tao. Alam niyo mga kapatid, doon sa may mga nagko-comment na sa YouTube, na bakit niyo pinapatulan yung mga ganyan tao, ay atin lang pong ini-entertain sila para makita po natin at makita po nila yung kalidad, yung quality ng kanilang doktrina. So nakikita po natin, nakakatulong kaya yun? Ibig sabihin po talaga, sa napakarami na po mga member ng ADD na humarap sa atin dito, ay lahat pare-pareho po na nakikita natin. Kapag ka ang doktrina po ninyo ay matibay kahit na po miyembro, kami kasi mga member lang din naman kami. So nakikita ho natin, kapag ka ang doktrina ay hindi magulo, madali lang pong ipaliwanag. Kapag ang doktrina po ay maayos, ang Adventist kasi may fundamental belief, ay napakadaling ipagtanggol. So hindi po labas-pasok siya. So unawain na lang ho natin si Brother Efrin kasi nga yun lang ang kanyang abot. At syempre yung iba pang mga kasamahan po niya sa pananampalataya ay ganoon din na lang naman. Siguro ang may papayo na lang po natin sa mga kaibigan natin, mga member ng MCGI. Kasi alam niyo kung bakit napapaniwala kaming napakagagaling ninyo, kaya napapatulan po namin kayo kasi ang gagaling po mag-comment. Ay pagka nakasalang na Brother Richard ay yun nga ay maaawa na lang naman tayo kasi wala rin naman. Naalala pa natin yung tumawag dito, patutunayan daw babasahin sa Old Testament, mababasa yung Church of God, si David Bispiras at yung iba pa, sila Dominador.
So, ang nangyayari ho, ako'y nagdadalang habag na lang po, mga kapatid, mga kaibigan. So, pinakamaganda po rito, ipag-pray natin itong mga ito kasi para na po sila ngayon mga sisiw na wala ng inahin, para mga tupa na wala ng pastol. Tinan mo, wala nang umaawat sa kanila kung sino na lang. Pero naroon sa kanila kasi yung eagerness, yung zealous, yung kanilang enthusiast na ano na magdala ng akala nilang paniniwala. Siguro sa tingin ko, mga kapatid, mag-pray na lang po natin sila, no? Kasi nakikita namin at subok na natin yung kanilang capacity, yung kanilang kaalaman na sa umpisa. Eh kahit si Brother Efren, paniwala siyang naipanalo niya yung kanilang paniniwala. So nakikita naman po natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano po na lalabas, nagbabago-bago yung kanilang ano. Meron lang kasi akong mga ilang bagay bago tayo pumunta sa prayer request. Meron lang po mga bagay na nakita ko natin na palagi naman natin nasasagot. Yung kautusan na kay Kristo ay siya lang daw yung pahula daw para sa kanya yon. Tinanong naman ni Brother Richard kung puro hula lang ba yung utos daw ay may kinilaman na talaga sa hula, lalo na yun sa Mateo. Hindi naman prophecy yun. Ang context nun. Tapos, ang banal daw ay hindi sumusunod sa utos. Ngayon, nagulat naman siya doon sa 14:12 ng Apokalipsis. Yung banal, sumusunod. Eh, pag banal na, hindi daw susunod. Eh, pag hindi mo na sinunod kasi banal ka na, eh, balik ka doon sa hindi pagiging banal. Eh, hindi mo na susundin eh. So nakikita ho natin yung napakagulo na paniniwala, mga kapatid. Kaya nga ang ating concern kung bakit natin ginagawa ito, dahil sa napakalaking congregation po ng MCGI, na alam natin na talagang napakahirap po ng ipinamana sa kanilang paniniwala. Eh, hindi natin alam kung sino yung sasalo ng pamumuno hanggang ngayon ay hindi nila pinagkakaisahan. Eh kung hindi po at atin din kukuntahin at lalaitin sila o alipustahin, eh sa halip na naghahanap sila ng masisilungan kasi yung iba po diyan ay nahahalata na po nila. Siguro pakiusap ko sa mga kapatid ay mahalin po natin sila kasi ano na lang yan eh, nagmamatigas na lang sila pero ramdam po nila yon. Eh kung atin silang tinutulak, kasi nga ganito ganyan, ay lalayo ang loob nila sa halip na atin po silang ano po, i-entertain na lang. Unawain na lang natin, hanggang doon lang po sila, at yun ang naituro sa kanila. Ang kagandahan po kasi palagi silang nakasubaybay pa rin sa atin. Kaya naniniwala ako katulad ng mga nauna, ay sila rin ay darating doon sa pagkaunawa at matatanggap po nila ito. Okay, so yung kanyang huling sinabi na yung salvation daw ay nakakristo, wala sa 10 utos. So ibig sabihin, pinaniwala po sila na sa turo sa kanila ng Adventist ay sa 10 utos nakatingin para maligtas. So nakikita ho natin yung problemang malaki. Naturuan po sila ng mali, itinuro sa kanila na ganito ang paniniwala ng Adventist na hindi naman. O kaya nakapakalaki po ng dapat po natin iayos dito. Ang kaligtasan po wala sa utos, sa kay Kristo yan. Pero hindi ko muna si kay Kristo ang kaligtasan, ay lalabagin mo na yung 10 utos. Ang naging problema lang doon ni Brother Efren, eh kasi kulang-kulang daw. Samantalang sa isip ng Panginoon, ng mga alagad, kaya sinait nila yon. Ibig sabihin, existed yun at mahalagang dapat sundin. At naturalmente, kaya nila binabanggit at hindi lahat, eh kung ano lang yung nakikita nilang hindi nasusunod ng maayos, yung kanilang inuulit. Yan yung kanilang inuulit. At para magbigay ng halimbawa, kumukuha ng talata doon sa kung anong set ng kautusan para patunayan na existido pa rin yun. So, ayan mga kapatid, mga kaibigan, thank you po sa inyong panonood. At unawain na rin lang natin si Brother Richard kasi akala nga niya ay ganon. Anyway, paano, may natutunan pa rin ang mga nanonood. Brother Richard?
Praise God. Mm-hmm. Yun nga, Brother Johnson. Pero, Brother Johnson, susunod ah, makikiusap ako eh. Kahit magamon sa akin si Brother Efren, hindi ko napapatulan. Kayo naman. Oo nga. Ay, kahit, hindi na rin ako. Hindi na rin ako. Kasi si Pastor Dixon nga, si Evangelist Dixon nga eh. Surrender doon sa, sino ba yung sinurrenderan niya? Oo, yung ipopromote tayo sa YouTube. Oo. Yung so, may program ang Diyos. Opo. Hindi ho masama ang sumuko, mga kapatid. Susubukan tayo. Kung sa ika, ano naman, para ma-save yung ating time. Okay, so ayan, sa mga kaibigan po namin na mga miyembro ng MCGI, napakatatapang at talagang kung magsalita, ay mas maganda siguro pag-aralan na po ninyong magsalita ng malumanay. Total naman ay wala na ho yung nagturo sa inyo ng ganyang attitude. Binasa pa nga ni Brother Efren kanina na ang kapalit doon sa galang ang ama't ina ay igalang ang lahat ng tao. Eh, bakit hindi naman nakikita dito sa mga comment? Wala namang galang yung kanilang mga comment. So, ang nangyayari hanggang sa bibig lang yung kanila pong doktrina at hindi na isa sa kabuhayan. So, kung naituro sa inyo pala na igalang ang lahat ng tao, sana pati sa inyong pananalita ay nandoon yung paggalang, mga kapatid. Gandi sa ating mga kapatid, huwag nyo pong papatulan kasi alam ko nadadala rin lang kayo. At yun nga, yung masaklap, naging identity po nila ni yung mga salitang walang pagalang talaga. Pero ang utos nila, igalang ang lahat ng tao. Igalang pati ang hari. So, kung igalang ang lahat ng tao, ay sana makita rin po sa inyo, ha, mga kapatid, mga kaibigan, tama, na mga kaanib ng dating daan. Yan po ay payong kapatid. Sana ay total wala rin lang namang nangyayari kapag kanaharap na kayo ay mag-behave na lang, magtanong o kaya manood. Kaya tayo naman kasi nanonood kay Brad Eli pero hindi man tayo nagko-comment ng kung ano-ano doon. Tama. Nung buhay pa yun, nanonood ako eh kasi tinitingnan ko yung mga sinasabi doon para updated tayo. Hindi man ako nagko-comment ng mga bastos doon. Pwede naman yan gawin natin. So, tama, ayan. Tama. Thank you. Okay. Mm-hmm. At ngayon po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay dadako na ho sa ating pong panalangin sa pagtatapos. Meron bang bago? Meron. Brother Richard, may sasabihin ka pa bago, habang tinitingnan ko to? Yun lang. Sige, pasalamatan ko lang uli mga kapatid natin, Brother Johnson, na talagang walang sawang sumusubaybay sa atin. Ano po. At doon sa mga nagpipray, salamat po. At nawa, patuloy nyo kaming ipanalangin kasi kami rin po yung nangangailangan ng inyong mga prayer. At tamang ka, Brother Johnson, ano po, talagang salamat sa iyong paalala na talagang dapat rin nating unawain na rin itong mga kaibigan. Hindi naman natin personal na kaaway itong mga miyembro na ang dating daan. So, pero yun nga, sigundahan ko lang din yung pakiusap ni Brother Johnson. Ano po? Baka pwede naman pong maiwasan na yung kung talagang nire-respeto ang lahat ng tao, maiwasan na po yung mga foul na pananalita. Para kahit hindi po tayo magkaunawaan sa paniniwala, meron tayong respeto sa isa't isa. No, Brother Johnson, marami tayong nakaka-debate na natatapos naman ng maganda at hindi lang natatapos ng maganda. At the end, nagiging kaibigan pa rin natin kahit na hindi naman natin sila kumbaga napaniwala sa kung ano yung ating aral. At ganun din naman sila sa atin na re-respeto rin naman tayo nila. Pwede namang maging ganun. At patuloy lang natin ipanalangin. Mga kapatid, huwag din po tayo patuloy natin silang ipanalangin na mabuksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan. Okay, so muli, maraming salamat po sa mga ibang lugar ngayon, Brother Johnson. Naaring hating gabi na, pero madaling araw na. Pero maraming salamat po sa inyong pagtitsaga, mga kapatid. Ano ho, bahala na ang Diyos na magbalik ng blessing para po sa inyo. Brother Johnson, back to you. Okay, so tayo po ngayon ay manalangin, mga kapatid. At ito po yung mga ipagpipray po natin. Sila Don Daryl Pangan na mayroong ubo, si Clarence Santillana ay gusto niyang ipag-pray si yung family, Santillana family, lalo na po si Julius at saka si Clarissa.
Ikaw din po yung Cordero. Si Brother Joel Cordero, pinag-pray din niya si Brother Efren, yung nakausap po natin. Gusto niya ipasama sa prayer. At ganun din po, Towerville Church. Sana matapos ito at marami pang mga taong gamitin para matapos ito. Si Brother Jason Cordial, yung anak ni Kuya Nick, ipag-pray din po natin, mga kapatid. Si Sister Merlina Arlan Arkan Siris, na mayroong stage 1 na yun, medyo mahirap din ang kanyang kalagayan. So, at ganoon din po, yan, babanggitin ko na po yung mga pangalan nila rito para mamaya ay doon. Si kapatid na Novi Earl Pabro, frontliner siya sa Rojas Isabela. Ipag-pray po natin. Ganoon din yung kapatid niya si Shoji Cristobal and family. Sila po ay mga COVID patient. Ganoon din po si Sister Myrna Aduna. Meron pong schedule ng operation sa mata sa darating na Tuesday. At ganoon din po si Sister Milagros Pabro, na meron din pong mga medyo nahihilo po siya, binosumpong. Ganoon din po ang church na kanilang pinapagawa doon sa kanilang lugar sa Paliwig. Pag-pray natin. So binanggit na ko na ho itong pag-pray po natin para hindi natin isa-isahin. Ay at least nabasa na po natin yung kanilang pangalan. Ang Diyos naman ang nakakaalam ng lahat. Kaya isama po natin sa prayer, mga kapatid, mga kaibigan ito. Tayo lumapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami ay muling nagpapailan lang ng panalangin sa inyo. Una sa lahat, Ama, dadalangin namin ang mga sarili, aming mga kahinaan, kalusugan, mga nararamdaman sa aming katawan, inyong lingkod, yung aking may bahay, yung aming grupo at mga staff ng pag-aralan natin ministry. Lahat po ng nasa ilalim ng bubong at pangasiwa ng grupong ito. Kasama na rin po ang pamilya ni Brother Richard at Evangelist Dizon at iba pang mga kamanggagawa namin na nag-lalive at nangangaral sa social media. At ganoon din po, Panginoon, yung pong samahan ng ang dating daan, alam namin ang kanilang kalagayan ngayon na sila po ay nasanay sa pagkikinig ng kanilang leader na ngayon ay namayapa. Inihiling namin, Panginoon, na tulungan din ang grupong ito, lalo na yung mga individual na naghahanap ng mapagkukumparahan sa kanilang doktrina. Panginoon, tulungan po ang aming mga kapatid dito, yung pamilya ni Brother Efren Dimisa, kung ano man ang kanyang totoong pangalan. Panginoon, kayo nakakabatid ng kanilang saloobin at kanila pong pangangailangan. Narito po muli, nilalapit din namin sa inyo itong mga binanggit ho namin na may mga karamdaman, may mga problema, at meron pong mga pasyente ng COVID, at gawin po mga nakakaramdam ng mga pagkahilo at kung ano-ano pa. Kasama na rin po, Panginoon, yung mga itinatayong church at mga naging kasangkapan. Ama, ang lahat ng ito'y aming hinihiling sapagkat nais po namin na sa lahat ng aspito, sa lahat ng aming ginagawa, lahat po ng aming panukala, ay nais po namin na isangguni lahat ito sa inyo pang magawa namin, hindi sa aming mga pansarili. Panginoon, narito po ang mga bagay na ito ay inaamin namin na wala kaming magagawa kung kami lang. Kaya nga tinatagubilin namin sa inyo, Amang Banal, ang lahat ng ito. At salamat sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na kami patuloy na nakapaglilingkod. Sa gabing ito, muli po namin inihiling nawa magkaroon ng kami ng kapayapaan sa aming pamamahinga. At ibangon kami kinabukasan na patuloy na tagalay ang lakas upang magpatuloy sa aming pamumuhay. Nadalangin po namin, Panginoon, hanggang sa muli, pagkakataon na magpatuloy ang aming pong pagsasayim papawid at pagbabahagi ng pabalita ng kaligtasan.
Pagpatawad po kung kami ay nakagawa ng mga pagkakasala at pagkakamali sa inyong harapan at sa aming kapwa, lihim man o hayag. Itong aming hiling at dalangin, alang-alang po lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan. Okay, pwede agad tayo mag-shoutout ng konti. Brother Johnson. Pa. Bagong shoutout ha, kasi baka lumabas dito na 10 utos ang ating itinataas lang. Kaya natin nagawa yun dahil yun ang topic, Brother Johnson. Pero gusto ko pong basahin yung ating stand about sa kung ano nga ba ang bahagi, bakit natin nasusunod ang kautusan. Basahin ko, Brother Johnson ha, para maitaas ang ating faith sa Kristo. At po dito, people cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Yun po ang ating ano ha. So yung pagsunod natin sa 10 utos, Brother Johnson, yun ay katibayan na tinanggap na natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, Brother Johnson. Okay. Kaya nga hindi inisa-isa ni Brother Richard, kasi ang patutunayan lang naman niya, sakop ba nito yung mga hintil na mananampalataya. At saka nakapagaganda ng specific na paksa, hintil na mananampalataya. Hindi yung hintil na hindi mananampalataya kasi wala talagang pakialam yun. Tama. Kahit na binibigyan ng kautusan, ay ganun pa rin. So, shout out to mga kapatid. Sila Arnold Villanueva, sa YouTube viewers po ito. Si Adi Vic, binabati ho natin, Mystery Vlog. At si Ramil Villanueva. Si? Bini. Yung nag-send ng ano? $4.99 sinend niya? Sa YouTube. Sa YouTube? Paano yun? So salamat po doon sa mga nagpapadala ng mga ganon. Malaking tulong ho yun, mga kapatid at mga kaibigan. Super chat, ayun. Okay. Kung manunod po kayo sa YouTube, huwag niyong skip, mga kapatid. Tulong na lang po ninyo yan, yung ads, no? Huwag niyong skip. At saka doon sa mga nag-ano, bakit pati yung pag-ano ng manok ay naka-upload doon, ay bigyan nyo naman kami ng kalayaan, mga kapatid, na mag-enjoy kami sa ibang mga gawain. Tama. Sinishare lang namin kung paano po. Huwag nyo namang limitahan yung aming oras na ito na lang ang aming buhay. Ano po? Mm. At saka mga kapatid, meron po kami ito, sana, alam ko kagigiliwan po ninyo itong bagong segment ng pag-aral natin. Maximum of 20 minutes, minimum of 10 minutes by topic. Nakukuhanin po natin ito sa iba't ibang mga lugar through nature. Trivia po ito, mga tanong na alam nyo ba? O dapat alam nyo. So, ano po, may iksilaan po yon. I-upload natin naman pa isa-isa. At sisimulan po natin yan bukas, mga kapatid. Abangan po ninyo yan. Maganda po yan. Brother Johnson. Ah. Hindi naman sa kita pinagtatanggol, pero kahit sa Biblia, mga kapatid, hindi naman puro na lang religious ano ang pinipresent. Pati nga paggawa ng tent nila Apostol Pablo, sinasabi naman eh. Opo. Ako ay medyo nalulungkot din na may mga tao na, bakit parang ang sama, may nagpost lang po ako nung for sale na lupa, mali na kaagad. Para tuloy, ano ba itong napasok pala natin dito, napakahirap naman pala nito. Parang wala nang karapatang maghanap buhay, wala nang karapatang mag-post ng ganito. Mabuti sana kung mga nag-i-sponsor, kung sino namumuna, sila pang hindi tumutulong. Tama. Huwag naman po ninyo kami higpitan. Kung alam nyo kung, Brother Richard, ewan ko, nangyayari din sa'yo. Alam nyo ba dito na para kaming mga utusan, may magpapagawa ng sermon, merong itatanong at ipapahanap. Tama. At ipapahanap sa amin sa YouTube. Pag hindi ko nahanap, nagagalit pa eh. Tama nga, para tayong mga katulong. Oo, para ho kaming ano dito, pero tinataasan ho namin yung aming pasensya. May magtatanong, tulad nito, mayroong nag-message sa akin tungkol sa Revelation 9. Sabi ko, Brad, natalakay na namin yan, pakihanap. Abay, sa post ba naman doon eh? Bakit may problema ho ba sa tanong ko? Ay, naku po. Gusto niya ihanapin ko, gustong isubo. Mga kapatid, wag naman pong ganun, ano ho? Actually, lahat po ng mga tanong ninyo, natapos na po naisagot niyan. Pagtsagaan nyo lang i-scroll, isa-isahin doon sa YouTube o kaya i-type nyo yung talatang tinatanong ninyo. At pati yung mga inuutos na kung ano-ano ay wag naman po kasi sobrang busy na po namin. Hindi na po namin trabaho yon. Trabaho niya lang po yung maghanap.
Naintindihan namin yan. Pero yung bang pupuntahan na lang sa YouTube at saka sa page, yung mga ano, eh tatrabaho pa namin para ibigay ang link. Sana ay wag naman po. Tapos pag may nag-post doon ng nakaano lang ng manok, ng tagaywa ako ng bitag, eh bakit ipinopost niya yan? Parang ang hirap pala. Parang pinahirap. Parang tulong sikit. Tama ang sabi ni Brother Johnson. Tama ang sabi ni Sister Children Botchard. Facebook page natin yan. May karapatan tayo kung anong ating ilalagay na hindi naman makakasira sa buhay ng kapwa. Kaya nga, ang mahirap nito, mga kapatid pa. Nga, para bang natulong sa atin, sige. At hindi, at yung pang hindi tumutulong talaga yung ano. So, wag naman po ganun, mga kapatid. Ano, hindi nyo lang alam kung gaano ang aming pinagdadaanan po, paano namin ginagawa ito, yung mga bagay na ito para na makasurvive. So, doon sa mga nakakaintindi at mga nagtumutulong, thank you po sa inyo, yung mga nagbibigay ng mga financial. Malaking bagay po yan sa amin. At yung pong mga pagtsatsaga po natin dito sa mga pagpuputol-putol natin ng mga video na nakakatulong, kaya yung mga ads niyan ay huwag niyo pong skip kasi yun na lang ho yung tulong po ninyo. Kaysa mga namang nanghihingi kami sa inyo, ay liwag na lang, doon na lang po yung itulong po ninyo. Kahit na yung tulong natin sa Tower Bill, wala tayong tinutukahan, nakalagay lang GCash natin dyan, nakalagay lang bank account, nasa inyo po yun. Ayan na. So, Brother Johnson, pasalamatan ko lang si Mr. Dominador Dumaraos na kahit kontra lahat ng ating sinasabi, patuloy na nanonood. Salamat, Mr. Dominador Dumaraos. Tatuloy ka lang pong manood. Promise, mula sa puso po yan. Salamat at nagsatsaga kang panoorin kami. Opo. Anuhan natin yan. Binabati natin yung mga yan. Okay. Malunong niya. Sige, mayroon kang gustong banggitin dyan kahit ilan na lang. Royce Prime. Ito, mga ano na to. Ay, si Brother Bongski pa na. Brother Royce Prime. Oo, Brother Bongski, Brother John Mers, Kuya Emil. Kuya Emil Santos. Brother Bongski, of course. Alam mo, Brother Johnson, daming nanonood sa atin na nagugulat na lang ako, nanonood. Pati tilaok ng manok, alam, pati... Ayan, dyan sa Italy yan, sa Roma sila, Brother Johnson. Grupo yan sila. Sila Sister Dorothy Vianes, nanonood dyan. Sila Sister Meta Rosa. Hindi man makapanood ng live, nireplay talaga ang ating lahat ng program natin, Brother Johnson. Yan. Ha? Comment po yung mga ano, yung mga nakikinabang talaga sa ating programa. Pwede po kayong magbigay ng mga messages po ninyo kung saan ay ma-inspired naman po kami. Dito sarap na kayang matulog pero siyempre dahil nasa dugo na ho natin ito, tuloy-tuloy ating evangelism. Ayan po. So masarap din makarinig ng ano ng mga testimony na mga nabibless po sa ating pong paglilingkod. Okay. So ayan. Sino pa? Ayan, thank you po sa inyo mga kapatid. Bukas po ulit. Kita-kita po ulit tayo sa sunod na broadcast. Thank you po. Kung hindi pa po kayo nakakapag-like, subscribe sa ating bagong channel sa YouTube, ay paki-subscribe. Ang sarap sana kung marami nang nagsusubscribe. Pero kanina ho, ang ating views sa YouTube ay umabot ng 200 plus. Sa live natin sa YouTube. Thank you po sa inyo lahat ng mga nanood. Hindi ko na nabanggit po lahat. So, lahat ng nanonood ay subscribe po dyan. At nasa Facebook, subscribe nyo po yung bago nating YouTube channel. At ang ating dating channel, nandyan pa rin po. Hindi nga lang natin nakakapag-upload dyan. Pero, nandoon pa rin at dumadami yung mga views. Kasi ang ating mga video doon na by question at maraming mga makabuluhang mga topic po doon ay kanila pa rin binabalik-balikan. So, thank you po mga kapatid. Sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless po! Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin
ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan nating ministry family.